hearing on Senate Bill Number 2088, Gender Responsive and Inclusive Pandemic Management Act, to order. Sakto po ang hearing natin ngayon sa Mother's Day dahil, well, sa totoo lang, kakaiba at katangi-tangi ang bigat ng pandemyang ito sa balikat nating mga nanay. Mayroong kasabihan na when everyone suffers, mothers suffer more. Ang mga nanay ang karaniwang nag-aalaga ng mga kasama sa bahay na may sakit. Ang mga nanay ang gumagawa ng paraan para pagkasyahin ang sahod na paliit ng paliit dahil sa hirap ng panahon. Ang mga nanay din ang hinahamon ng panahon na maging instant teacher sa mga bata na biglang nag-online school o nag-module. However, it isn't just mothers but all women who experience this pandemic in ways different from our male counterparts. Last year, some of us may remember, we actually held a hearing already on the gendered impacts of COVID-19 on women. And it was a very fruitful discussion that surfaced many issues, intersectionalities, and inequities. Sa katunayan po, ang hearing na iyan at ang mga natutunan natin doon ang isa sa mga dahilan kung bakit naisip isulong ang panukalang batas na ito. And I'm always happy to recall that this is a bill authored by all the women members of the Senate. Ano ba ang mga gaps sa batas natin na nakahahadlang sa makabuluhang response sa mga specific needs ng kababaihan ngayong pandemya? At ano kaya ang policy tools na pwede nating isulong sa ating batas para ma-address ang mga gaps na ito? Let's focus on what we can do moving forward, cognizant of the lessons of the past 14 months. We've worked on Senate Bill Number 2088 with the end in view of crafting gender-responsive protocols to address the gender-differentiated needs of women during COVID-19 and other public health concerns, emergencies, and disasters. Pero bago yan, COMSEC, please recognize the resource persons with us. Good morning, everyone. The committee would like to acknowledge the presence of the following resource person. We have from the Philippine Commission on Women, we have Mr. Armando Orcilia Jr. From the Department of Interior and Local Government, we have Attorney Annalyn Aju. From the Department of Social Welfare and Development, we have Assistant Bureau Director Maricel C. Deloria. From the Department of Labor and Employment, we have Director Maria Karina Perida Traivilla and Ms. Jocelyn Calipay. From the Overseas Workers Welfare Administration, we have Director Jocelyn Hapal. Then from the Office of Civil Defense National Disaster Risk Reduction and Management Council, we have Director Texon John S. Lim. From the Commission on Human Rights, we have Attorney Erwin Kaliba. From the UN Women Philippines, we have Ms. Charisse Jordan. And we have Ms. Jonah Ang, Ms. Glenda T. Litton, Ms. Sigrid Ian Sibog, together with Attorney Alpha Caroline Pontanal, and Ms. Ariel Gonzalez. From the United Nations Population Fund, we have Ms. Maria Amy Santos. From the Communication and from the Plan International Philippines, we have Ms. Alexandra Jean Pura. From the Coalition Against Trafficking in Women in Asia Pacific, we have Ms. Jean Enriquez. Then we have from Oxfam Philippines, we have Ms. April Ann Bulanadi. From the Child Protection Network, we have Executive Director Bernadette Madrid. From the Galan Philippines, we have Executive Director Marie Rose R. Santos. From the Solo Parents Federation, from NCR, we have Ms. Maria Teresa March. From the Solo Parent Council of Cabuya, we have Ms. Cheryl Baon. From the Confederation of Older Person Association of the Philippines, we have Ms. Rosita Cheat Lacson.
That's all for now, Madam Chair. Thank you. Thank you, Comsec. At welcome po sa lahat ng ating mga resource persons. Maraming salamat sa pagdalo nyo rito sa ating hearing. Tatawagin ko muna yung ating mga organic stakeholders, mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at komunidad. Susunod po sa kanila, we will hear from UN Women as this bill was done in collaboration with them and as a result of their learnings from the ground. Then we will hear from our government agencies. And third and last but not the least, from our CSOs and NGOs. In the interest of time, I request everyone to kindly keep your interventions as brief as possible. 2 minutes per intervention, kung kakayanin, please. And if you have position papers, it would be better to submit them to the committee instead of reading them in full. So ngayon, pakinggan po natin yung ating mga organic stakeholders at yung mga kumikilos at tumutulong on the ground. Una ko pong tatawagin si Ms. Emily Chilagan. Domestic worker siya sa Riyadh at kahit na siya mismo ay nagtatrabaho din sa kanyang employer, advocate din si Ms. Emily para sa mga OFW nating in distress sa Middle East. Si Emily po ay nakatulong sa aking opisina sa advocacy natin laban sa trafficking sa Syria. So Ms. Emily, Ms. Emily, ayan. Maririnig ka na. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, Ms. Emily. Kaya mo bang buksan yung video nyo? Hindi ba? Audio lang ang kaya sa ngayon? Ayun. Okay, salamat, Ms. Emily. So, unang-una po, no, batay sa iyong karanasan, saan nagkukulang ang kasalukuyang mga batas natin at polisiya, no, sa pagtugon sa mga pangangailangan, partikular sa mga kabaro nating OFW? Bilang sa experience ko po bilang isang advocate, marami pong pagkukulang lalo po dito sa shelter dahil nung nag-umpisa po ang COVID, halos lahat ng bansa ay nag-lockdown. Marami pong nawalan ng trabaho dahil nagbawas ang kumpanyang tauhan o nasara. Ang iba naman po ay napauwi at ang iba ay nagpunta pa sa mga shelters ng embahada. Kaya punong-puno talaga po. At ang sikip na para silang sardinas na doon noong last year po, nag-umpisa po last year. Opo, Ms. Emily, and sabi nyo nga sobrang nabulaga tayong lahat ng COVID-19. Pero sa pagkakaalam nyo bilang advocate, may kahandaan ba yung mga embassy at mga assistance to nationals sa mga requirements ng new normal, particular sa shelters at sa iba pang aspeto? Halimbawa, yun na nga pong mga shelter, yung mga iyon ba ay kayang mag-physical distancing? Actually, Ms. Emily, bago or habang kayo sumasagot, ipapakita po natin yung video. Colleagues, video po ng isang shelter natin sa ibang bansa. 2021 po natin na tape ito. Sige po. At galing mismo kay Ms. Emily. So salamat, Emily. Ako, ang dami nila. Ito yung sinasabi niyo, Ms. Emily, na para tayong sardinas dyan. Ay. So, Ms. Emily, gusto niyo bang dagdagan yung observations niyo tungkol sa conditions sa ating mga shelter bilang isang pagkukulang ng ating mga programa at polisiya sa ngayon? Kahit po dito po ako sa Bahrain, namomonitor ko po yung mga ibang kapakong OFW po sa Saudi. So, ang aking opinion lang po, lalo na sa mga shelter, hindi nasusunod ang social distancing dahil sa dami ng mga OFWs.
hindi kayang i-accommodate ng mga shelters kaya walang social distancing. And mm-hmm. sa processing ng mga documents din po para mapauwi ang mga OFW, natatagalan. Kaya imbes na mabawasan ang OFW sa shelter, nadadagdagan sa mga napepending na documents. Oh, ayun na nga, Ms. Emily, bukod po sa mga kondisyon sa shelter sa Riyadh, kahit mula sa pag-observe nyo mula sa Bahrain, yun na nga, kababanggit nyo pati yung processing ng documents ay nagkaka-problema o gaps tayo. Laman nga po ng balibalita yung mga kababayan nating OFW na pinauwi dahil sa COVID. Kumusta po yung nagiging tulong ng gobyerno para naman sila ay ma-reintegrate? Kung medyo mabagal yung processing ng documents dun sa host countries, pag-uwi po dito sa atin, kumusta po yung reintegration support? Wala pong direct po kasing hinihingan ng tulong, lalo na sa pagtawag ka sa i-refer ka din po sa iba. Dapat magbigay sila or mag-assign ng tao na pag tinawagan mo siya na makipag-coordinate sa ibang branch ng gobyerno. Minsan pa, ang daming mga numbers na pinopost nila sa mga pages nila, pero pag tinawagan mo, walang sumasagot at minsan, pag mag-message ka, sin lang sila. Okay, Miss Emily. So mabuti na rin dito sa hearing ay kasama natin muli yung iba't ibang government agencies. Mamaya-maya pwede tayong humingi sa kanila ng suhestyon din at saka commitment kung paano mas hihigpitan yung coordination nila sa ating mga kababayang OFW, lalo na mga kabaro natin at sa isa't isa rin para mas tight at responsive yung suporta nila sa mga OFWs natin doon sa host countries ninyo at pati kung uuwi na dito sa atin. Ay, Miss Emily, o nga pala, nababakunahan na ba kayo sa mga bansa kung nasa saan kayo? Sana nga, may programa para sa vaccination ng mga OFW din na pauwi. Kumusta na po yung programang bakuna sa OFWs? Okay naman po. Halos okay. Nababakunahan naman po kami dito para maiwasan ang paglaganap ng COVID at para di makaka-infect po ng iba. Kaya ine-encourage ko po ang mga kapwa kong OFW na magpabakuna bago makauwi sa ating bansa. Agree, Miss Emily. Sumasama ako sa inyo sa ganyang advocacy. Kung may pagkakataon ng magpabakuna dun sa host country, ituloy na po. At or kung pag-uwi rito, sana hanggat maaga lahat, lalo na ng mga priority vaccinees natin ay mabakunahan nga at sa iba't ibang mga bakuna. Ms. Emily, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-recognize yung pagdating ni, I see Sen Cynthia. Sen Cynthia, maganda umaga at salamat sa pagdalo sa ating hearing tungkol sa ating bill. And also, gusto ko rin i-acknowledge ang pagdating ni Ms. Marlene Murphy, isa rin pong OFW advocate natin. Ms. Marlene, since kararating nyo and kausap din natin si Ms. Emily, kayo po, ano pong tingin nyo dun sa mga concerns na nire-raise so far ni Ms. Emily in terms of yung kondisyon ng ating mga shelters, tapos yung vaccination program para sa mga OFW at yung suporta din sa reintegration ng mga OFWs dito sa Pilipinas. Ms. Marlene. Magandang umaga po sa lahat. Umaga. And thank you very much for inviting me, Senator Risa, and everyone. Magandang buhay, Pilipinas, here in Dubai. I'm based in Dubai po. It's early morning in Dubai, but wow. I'm so glad to be in this group. Of course naman. When it comes to when it concerns the Filipinos and ating bansa po, and I'm there to fully support. Especially I was reading the bill last night and I'm go like, "Oh my gosh, this is really happening, you know, and this is the concerns that we have in our society that we need to address properly." And where I am naman po is in Dubai, and I cannot say really just all praise and good because we are being looked after here very well in terms of the vaccination, in terms of
the health of the people, not only Filipinos, because here is very multicultural. There's about 200 different nationalities in this country. Okay. Yeah. And third Filipino. So dito naman po wala talaga akong masasabi. I've been living abroad in the UAE for the last 25 years. Oh, wow. And and I had a very good career as well in the past when I first came to Abu Dhabi and I was then single and I was really very fortunate to get a job in the Central Bank of the UAE and I was the first Filipino that got employed by them at that time. And that's because I went there. I insisted that I qualify and I wanted to be employed by this by the federal, by the government in the UAE. So first topic, it's about the vaccination. Okay. Because I can tell you from my personal view, because I was a COVID victim as well, you know. I mean, but I was COVID champion. I would say I'm not a victim, but I'm a champion because I managed to pass through it and without a lot of complications or a lot of problems. So I had it in February, and that was after I had my first vaccine. But it was okay because these things happen. So it's the reality of life. So what happened was when I had it, but because I knew very well that this government really look after the people, and I refused to get. I wanted to be admitted in the hospital, but here they won't just admit you; they will ensure that you really need to be in the hospital. Otherwise, you get the care and visits from the Department of Health of Dubai to come and visit you at home and do the consultation there, private consultation. So dito po sa ano, dito po sa country na to, this is one of the countries that really you really need to be proud of, and you really need to be like have peace of mind, because here they put the people's health first or people concern first. So yung lahat ng mga na nababaksin po dito provided that you are complying with the requirements, example that you're a resident of the United Arab Emirates, and they put up a lot of vaccination centers from where it's accessible to everyone. Okay. And naman po tungkol sa mga Pilipino rito, of course they get fair and equal treatment. You know, when it's is turn for you to have the vaccine, and you will get it even without appointment, or even they will come to you if you're above 50 or above 60. They will come to your senior house. Citizens. Okay. Yeah. Actually, yes, Ms. Marlene, perfect timing. Dahil, and I hope you will stay on with us to discuss with us the other concerns. Kasi ngayon, pakikinggan din natin yung taga senior citizens organization dito naman sa Pilipinas. But I hope you will stay on with us po to talk about the vaccination and other concerns. Salamat, Ms. Marlene. And Ms. Emily, sa inyo rin ba, tulad kay Ms. Marlene, madaling araw ngayon dyan sa Bahrain? Oo, so salamat. Oo, so salamat din na kayo ni Ms. Marlene. Salamat, Ms. Emily, for joining us kahit medyo this oras sa inyo. Please stay on also, Ms. Emily, ha? Kasi marami pa po tayong tatalakayin. Pero ngayon, colleagues, pakinggan naman natin yung resource person galing sa COSE, si Ms. Rosita Chiet Lacson. Ms. Chiet, nandito na po ba kayo? Ayun, nakikita ko po kayo. May pwede niyo pong buksan din yung video niyo? Teka. Sige po. Kasi pinag-uusapan natin kina Ms. Emily at Ms. Marlene, no, yung vaccination. So speaking of vaccination, meron din po bang mga particular na concerns regarding vaccination? Yung mga nakatatandang senior na kababaihan,
Kasi alam ko po yung mga mobility issues, lalo na no, ng ating mga seniors at particular sa mga lola. So kumusta na po yung vaccination para sa mga senior women, Ms. Chit? Karamihan sa mga senior dito sa aming barangay ay gusto ang magpabakuna. Naka-second dose na nga sila. Itong okay. Mabuti. Itong Monday hanggang ngayon. Okay. Tuloy pa. Pero sa ibang barangay, yung ibang mga seniors ay ayaw magpabakuna, natatakot. Nangyayari noon. Yung Dengvax siya. Na scandal o oh. At saka yung mga fake news dyan sa Facebook na kasugan. At saka may mga senior din kasi na nakakaranas ng kakaibang nagsuska, nahihilo, hindi makatayo. So may side effects po. Effects. Pero karamihan naman, wala, naka-second dose na sila. Parang nung second dose daw nila, nangangalay na yung mga pero yung first, ay, hindi naman. Ngayon, okay. Parang nananakit yung baraso nila. Ako, lang yung aking schedule, wala pa. Pero yung mga anak ko, lahat nakabakunahan na po sila. Pati mga ay, mabuti. Bakunahan na sila. Kayo rin po, Ms. Chit, na bakunahan na kayo? Hindi pa po. Naghihintay hindi pa po, okay. Sinrisa, hindi pa po talaga. Pero magpabakuna okay talaga. Kasi okay, mabuti po. Kailangan daw po. Oo. Oo, Ms. Chit, I think importante yung mga nabanggit nyo at in one sense, pwedeng hulihin ang isang tuloy-tuloy at maayos na information campaign ng gobyerno, lalo na sa pangunguna ng Department of Health, both para linawin yung mga napakagulong pag-handle nung Dengvaxia issue noon. Palagay ko marami pang dapat klaruhin dyan. At pangalawa, yung pagpapaliwanag ngayon na minsan nga merong tinatawag na adverse events o side effects ng ganito o ganyang bakuna, pero dapat na mo-monitor ng ating healthcare workers, lalo na po sa seniors po. Tapos, Ms. Chit, ano po yung mga gap sa mga policies natin sa ngayon o maari din sa implementasyon, ano po, na kailangan tugunan para lalong makatulong sa mga lola at iba pang senior women natin? Kagaya ngayon, yung... Ay, saka Ms. Chit, kaya nyo bang buksan yung video nyo? Pero hindi ko maano. Oh, sige, okay lang po. Oo, pero nandito na, parang... Ayun, yeah. Ayun, mas okay po, nakikita namin kayo. Sige po, Ms. Chit. So you were starting to say po, yung gaps na nakikita nyo sa implementation or policy sa ngayon, alang-alang sa senior women. Yung sana, yung mga disadvantage kasi ng nakakatandang babae kumpara sa mga kapihan. No? Kaya maganda na sa pagpaplano pa lang ng mga programa, kasama na yung mga nakatatanda. Kasi minsan, okay. Hindi kasama. Okay. Mahalaga na yung mga nakatatandang babae sa pagpaplano, sa programa at pulisiya na may kinalaman sa sector namin. Kasi, hindi kami makalabas. Kaya naman, ako nga, sa edad ko ngayon, malapit na mag-80. O, kaya, wow! Mabuhay! Kaya malaga rin na yung sitwasyon ng mga highlights talaga yung sitwasyon ng mga kapatihan ngayon sa may epekto sa pagiging pagpanta. Kaya parang pag-aralan talaga at paghandaan. Kaya kailangan sensitive yung gender sensitive at age sensitive. Kasi opo. Naman ang pangangailangan. O tulad ng nangyayari ngayon, sa COVID, hirap na hirap kami mga nakatatanda dahil may mga hinahangaan naman namin yung mga protocols na health protocols talaga na pinatutupad. Kaya lang, parang hindi bagay sa amin na
hindi na kami makalabas, hindi naman kami lalabas na para mahawaan ng COVID. Siyempre, mag-iingat kami. Mm-hmm. Kaya parang nahirapan din po kami. Okay po, Ms. Chit. Naku, importante din yung isang binanggit nyo, no, na bukod sa pagiging gender sensitive na hinahangad nitong aming panukalang batas, na dapat age sensitive din. Actually, natumbok nyo yung isang pananaw po namin na dapat talaga intersectional yung pag-appreciate natin sa sitwasyon nating iba't ibang mga babae. At nakikita po natin kung paano nagre-relate ang bawat aspeto sa isa't isa para hanapin natin yung tamang set ng mga responses. And yung unang-unang sinabi nyo rin, yung partisipasyon ng mga babae at ng nakatatandang babae from the start, from the planning stage ng mga responses natin. Kagaya nga, may drill. Halimbawa yung sa earthquake. Senior, kasi baka madapa, mahulog kayo sa ganyan. Opo. Eh, siyempre naman mag-iing kami. Okay naman, naisama kami. Lalo na sa pagpaplano. Naku. At sa kapag-implementasyon. Dahil minsan, kagaya ng ayuda, hindi nasasama. Basta i-implement na lang ng ganun. Tapos, may mga, dapat hindi na isama yung pangalang indigent kasi nga, kahit yung mayayaman, may kaya, nasasama naman sila sa ayuda. Pero naman, ang talagang nangangailangan, isama. Parang masakit na damdamin nila yung mga ganun. Lalo tuloy silang nai-stress, nadidepress silang talaga. Mm-hmm. Yun, importante din po yun, Ms. Chit, no? Yung mga feedback at necessary improvements sa ayuda. Lalo na kami pong mga mambabatas ay iniisip talaga dapat may third tranche ng ayuda habang nagpapatuloy pa rin naman ang pandemya at saka recession. And interesting po yung point yung tungkol sa earthquake drills, ha? Hindi ko po naisip yun, oo nga, kasi yung unang drill sa pag may lindol ay drop. Eh yun na nga yung isang pinaka iniiwasan ninyong mga senior na huwag madapa or mahulog. Salamat po, Ms. Chit. Sana manatili po rin din kayo sa ating hearing para sa iba pang mga paksa, no? Opo. Sa ngayon po, mga dear colleagues, pakinggan naman po natin ang isang resource person mula sa Solo Parents. Napakahirap talaga po ng buhay ng solo parent at nag-empathize po talaga ako doon, colleagues, kasi ako rin po, no, ay solo parent. Napakahirap lalo nitong pandemya. So gusto ko sanang itanong sa ating solo parents resource person kung paano napagsasabay-sabay ang paghahanap buhay sa pagmomonitor ng online schooling ng anak. Nandito ba si Ms. Maria Teresa Marquez ng Solo Parents Federation NCR? Ma'am, nandito ba kayo? Hello. Yes, naririnig ko kayo. Pwede niyo bang buksan yung video niyo? Nabuksan ko na po yata. Hindi namin kayo makita. It's okay. At least naririnig namin kayo. Yes. Oh, sige po. So, paano po ba ayun, kita na namin kayo. Paano po ba pinagsasabay-sabay lahat ng gawain? Yes po. Ang magandang umaga po, Senator, at sa mga napakahirap po sa solo parent na ipagsabay-sabay po talaga. Pero since na nag-iisa lamang po tayo, ay natututo po tayo sa time management po. Mm-hmm. Pero sa ngayon, since na panahon ng pandemic, ay mas medyo nahihirapan po talaga tayo. Mm-hmm. Dahil nga po, hirap lumabas, natatakot na mahawa, dahil meron tayong mga maliliit na anak, na baka mahawa rin po natin. So, okay. Sa narinig ko po kang tungkol po sa vaccination, yun po ang accessibility issue. Katulad ko po, meron po ako nga, sa ngayon, meron po ako part-time na nakuhang trabaho, kaya po nandito po ako sa Bicol. At ang kasama ko po ang anak ko. So, nakikita ko po talaga na hirap
lumabas para po sa oras ng bakuna. Dahil mm-hmm. hindi po maiwanan ng anak, hindi po maiwanan ng trabaho. Right. But nung last, I mean 2 days ago, bilang isang frontliner din po, ay tinawagan po ako para po sa bakuna. Kaso ang problema, pagdating po doon, yun nga po, ang implementation po ay medyo, hindi po natin masabi, maaari po. Ay, pagdating ko po doon, nasabi po sa akin na, ma'am, next time na lang po kasi naubos na po yung gamot. Aray, okay. So, sabi ko, third naman po ako. So, ang dahilan lamang right. po nila ay hindi po natin maiwasan talaga na meron pong pasensya na po, pero meron po talagang palakasan dahil ang sa pagkakas po na mga frontliner, pero naisama po ang mga ibang, sabi na po natin na kailangan din po talaga ng mga senior citizen, pero naka-registered. Kami po ang unang naka-register. Mm-hmm. But anyway, po natin talaga maano yon. So, sa ngayon, marami po talaga tayong up dahil lamang po sa pandemic. Mm-hmm. Maraming salamat, Ms. Maria Teresa. Pinagtatabi po natin yung salaysay nyo at halimbawa yung kay Ms. Chit kanina, lumalabas talaga na napaka-importante sa lahat nating mga babae sa iba't ibang sektor na kinalalagyan natin na maging maayos yung rollout ng vaccination program. Dahil lahat po tayo somehow lagay dun sa mga priority sectors, diba? So, mauuna kayo dapat na healthcare workers. And then, kailangan isipin din kung yun na nga, meron kayong mga anak na minor de edad pa, so wala pang vaccine sa kanila. Pero kung kayo ay solo mom, tayo po ay parehong solo mom, Miss Maria Teresa, paano nyo nga ilalabas yung bata kasama nyo para kayo'y mabakunahan na sila naman ay baka ma-expose at wala namang mapag-iwanan sa bahay. And then, yung tulad naman ni na Miss Chit ay priority din, second priority yung senior citizen. So, importante na maging maayos yung procurement at yung rollout ng mga vaccines para lahat ng mga babae sa bawat priority sector na iyon ay mabakunahan in a timely fashion. Opo. Oo. Baka po may salamat, Ms. Maria Teresa. Baka meron din pong added input na gustong ibigay yung ating kabaro at fellow solo mom na si Ms. Grisel Baun, Pangulo ng Solo Parent Council of Cabuyao. Ms. Grisel, andito ba kayo? Hello, ma'am. Hi. Magandang umaga po, Senator Risa, at sa mga kasamahan. Good morning, Ms. Gris. Good morning. Mabubuksan nyo rin ba yung video nyo? Ay, sige po. Sige, salamat. Para lang magkakitaan tayong lahat na... Oo, parang magkaharap. Ms. Chris, gusto ko sanang itanong kasi sa inyo. Ayan, hello Ms. Chris. Thank you po. Kung po, dagdag po dun sa naibahagi na ni Ms. Maria Teresa mula sa ating mga solo parents, no, solo moms lalo na. Sa tingin niyo po, ano yung pwede pang maibigay na social services ng ating gobyerno sa mga solo parents para maibsan yung epekto ng pandemya sa ating sektor? Una po sa lahat, Senator Risa, isa pong privilege po na makapagsalita bilang volunteer officer ng solo parent dito sa Calabarzon. At katuwang din po ninyo na inuusig yung Expanded Solo Parent Welfare Act. Kasi napaka-importante po na ito ay maisabatas. Ngayon po, balik tayo dun sa tanong ninyo. It's very difficult. Simula po nang naging solo parent ako at naging ka-partner, di ba? We are advocate partners of our LGUs. Lahat dapat ng sektor, regardless kung PWD ka man, solo parent ka, or senior citizen, dapat tayo ay katuwang ng ating LGU. However, hindi pare-pareho ang nararamdaman ng bawat isa sa bawat LGU. Naniniwala po ako dun sa sinasabi ng ating senior citizen representative ni Ma'am Teresa Marquez na hindi po talaga lahat pare-pareho. Depende po yan sa kaalaman ng LGU kung paano po nila i-execute
yung batas na sinasabi, especially for solo parent, napakahirap po sa amin. Kasi nitong nagdaan na lockdown, ang Laguna po ay kasama sa NCR Plus. And dito po sa aming lugar, marami pong mga kumpanya. Kami po yung nakilala bilang Science Park, Technopark. Right. So, naandito yung iba't ibang mga tao, kung sino yung galing Maynila, galing sa iba't ibang lugar. Kaya yung COVID cases, mataas. Paano kami nakakakuha? Nagpapasalamat po ako, unang-una sa lahat, sa City Mayor ng Cabuyao, kay Mayor Mel Hicolea, at sa Sangguniang, through the leadership of Vice Mayor Leif, dahil nagkaroon ng bayanihan na bawat barangay, bababaan sila ng ayuda. Yung alam mo yun, kahit hindi man ganun kagarbo yung maibigay ng LGU, kasi hindi naman lahat kayang isustain. Pero yung matulungan ka, mabigyan ka ng gulay, mabigyan ka ng pangangailangan, lalo na sa amin sa solo parent. Talagang signature ko, sinabi ko sa LGU na kailangan ng solo parent ng tulong. Kung, kasi we can't, kumbaga, we can't spoon feed them eh, dahil masasana yung tao. What we can do is to help them, paano sila magiging productive, paano yung sinasabing gagawa sila ng paraan para parang mabuhay nila yung mga anak namin, di ba? Dahil hindi kami, pag pumunta kami ng Maynila, pagbalik namin dito, i-quarantine kami, sasabihin ng barangay, o kailangan naka-quarantine ka muna kasi baka mamaya may COVID cases doon sa pinuntahan mo. Napakahirap. Kaya ang ginawa po namin, nagkaroon po kami ng mga programa na katuwang ang LGU, at we make sure na yung ayuda na sinasabi ay natututukan. Okay. Yun po napakahirap. Kailangan kong tutukan yung ayudang sinasabi, pero as a solo parent, yung para sa solo parent, dahil hindi pa masyadong nakikilala yung batas, and we cannot stop the law in advocating Republic Act 8972. Kailangan malaman po nila yan, dahil dun nga sa nakalagay sa joint memorandum, must be a solo parent with ID. Walang ID, they can't get 2,000 pesos, they can't get 4,000 pesos because they don't have an ID. Kaya magtulungan po tayo na lahat po na pinapasang batas, ma-adapt ng LGU para hindi lang sa isang lugar okay ang itong sektor na to, para sa lahat ng LGUs ma-adapt po yung bawat batas na ng ginagawa po ng ninyo po. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil hindi po kayo tumitigil kung paano. Napakahirap po nitong COVID. Ako, sinasabi ko sa inyo, sobrang hirap. Ako po ay empleyado na quarantine for 21 days. Wow. Opo, more than yung 14 days na extension for 21 because of the result. And then may mga problema na hindi naman, syempre, hindi mo kailangan iasa yun lahat sa government. You have to think something kung ano yung maitutulong sa'yo nung sektor. Pero syempre, hindi nakakakilos eh. Kaya napakahirap na wala tayong programa, yung masasabi mong sustainable na programa. Opo. Salamat, Ms. Chris. At importante yung point na dinagdag nyo na pag pinag-uusapan natin yung gobyerno, hindi lang national, napaka-importante ng papel na ginagampanan ng LGUs at bilang partner din ng ating mga organizations, pati ng mga solo parents organizations. So maraming salamat, Ms. Chris, and I hope you stay on in the hearing para sa further discussions natin. Ngayon naman po, colleagues, pakinggan natin yung Coalition Against Trafficking in Women, Asia and the Pacific, o CATWOP. Magsasalita sa ngalan naman ng mga victim survivors ng mga teribleng phenomenon laban sa kababaihan na lalo pang tumitindi ngayong panahon ng pandemya. So, Ms. Jean, yes, good morning. Ms. Jean, sa CATWOP po. Good morning. Bilang
Good morning, Ms. Jean. Thank you so much for always being our champion, especially on salamat po. Issues, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Hindi na po maikipahaba yung akin. Gusto lang po namin i-express ang buong lakas na suporta namin para sa pagpapasa ng bill na to, lalo na po yung bahagi ng atigiyak ng partisipasyon ng kababaihan hinggil sa pagsusuri, pagdedesisyon, pagmonitor at ebaluasyon ng lahat ng mga responses in relation sa pandemya. Ikalawang punto po, natutuwa kami na sa bill na ito ay may pagpapakit lalo na sa mga victim survivors ng lahat ng forma ng gender-based violence, lalo na po ang mga kababaihan na nakaranas ng sexual na abuso at prostitution, dahil katulad po ng alam na ng marami na ma-report sa media, sila ang ilan sa mga na nare-victimize pa sa panahon ng pandemya, unfortunately, ng mga law enforcers natin. At pangatlo po, napakalaki ng pangatlo at huli, napakalaki po ng itutulong po ng bill na ito, lalo sa kasalukuyan may ongoing policy review ang CATWAP kasama ang UNFPA at Philippine Commission on Women sa implementation din po ng relevant section sa ating batas on women in disasters. So, particularly yung section 10 po naman ng Heart of Women. Maraming salamat po. Wow, Ms. Jean, napaka-interesante niyan. Sa ngalan ng komite, kung maaring humingi ng either kopya nung resulta ng policy review ninyo or in a future hearing, presentasyon ng CATWAP together with your partner agencies. Kasi sigurado ko, makakatulong din yun sa aming policy work. And dagdag na follow-up question is, Jean, bilang CATWAP ay isang NGO, tumutulong, kumikilos sa issues ng sexual violence, ano pang klase ng mga services ang kailangan nating makita mula sa gobyerno para tugunan, no, yung heightened needs nating mga kababaihan para sa proteksyon laban sa karahasan sa gitna ng isang pandemya? Merong ba kayong gustong i-highlight at this point? Nakasaad na po sa panukalang batas yung pagtitiyak na aktibo ang lahat ng mekanismo, at tingin namin yung pinaka-accessible sa mga kababaihan yung mga vow desks. Bagamat hindi ito particular na binanggit, pero ito kasi yung nasa antas komunidad. At sa kasalukuyan po, dahil ang ilang tulong natin kasama again ang UNFPA ay yung pag-develop ng mobile application na Her Voice, na kung saan itinutulay yung layo ng mga biktima sa mga service providers. Baka yung ganito pong technology, nabanggit naman ang ICT sa bill, ay mas supportahan, pero kulang po talaga ang internet connection sa ating community. Sana hindi ito tingnan bilang pribilehiyo, kundi karapatan, lalo na ng ating mga pinakamahihirap na mga kababaihan. Maraming salamat, Ms. Jean. I agree. And pakinggan din po natin ang Galang Pilipinas follow-up question, pero particular din, no? Paano ba yung legislative measure na ito ay pwedeng mas protektahan yung ating mga kabarong LGBT women? From Galang, pakinggan po natin si E.D. Marie Rose Ramos. Nandito ba kayo? Magandang umaga po. Yes, magandang umaga. Ayan. Pwede niyo bang buksan? Sure, yung video. Oh, sige lang. Kung hindi, ayun. Okay, salamat. Ayan, okay. Yes. Ayan, magandang umaga po, Senator Lisa. And thank you din po for inviting us sa isa sa mga makakasama nyo sa pag-deliberate or pag-uusap tungkol dito sa inyong proposed bill. Mm-hmm. At lagi naman po kayo talaga ay champion, lalo na para sa mga marginalized sector. At kayo po yung isa sa mga nagsusulong hanggang ngayon for the SOGI Equality Bill. Yes. And thankful po ang LGBT plus community dyan. Na hindi kayo nawawalan, hindi kayo napapagod na ipagpatuloy ang pag-advocacy tungkol dito. Ayun. Yung tanong niyo po kanina, ano pa ba yung mga services, programs makakatulong? Sa ngayon po kasi actually on the onset po nung pandemic natin last year, nagsimula March, more than a year na siya. Oo nga. So karamihan po sa mga LGBT plus individuals ay that we're working with ay mga
nasa informal sector or na yung kanilang trabaho ay ano sila, contractual. So nung nag-set na ng ECQ, nag-lockdown na, syempre nawalan po sila ng trabaho or even yung maliliit nilang mga businesses ay na, hindi na rin nila na ipagpatuloy dahil nga hirap din naman magkaroon ka ng customer, kumbaga. So isa po yun, yung economic empowerment talaga at livelihood, lalo na sa mga LGBT plus individuals or LGBTQ women. Particularly, kasi yun nga po, yung programming natin sa ngayon, yung mga mekanismo natin, medyo kulang or wala actually na gender lens. Kaya hindi siya ganun ka-gender responsive and gender inclusive. Kaya maganda po itong bill na to that nakapasok lahat sana. Yung gender differentiated needs ng mga tao. Sana all. Na all talaga. Sana all talaga. isa rin po kasi, even before the pandemic, lahat naman po aware naman, well, aware ang karamihan, even kayo po, since you're pushing for the social equality bill na yung violence and discrimination and the stigma na nararanasan ng mga LGBT plus individuals. Existing na siya for so long. So, yung ngayon po, mas na magnify and exacerbate yung ganong klase ng discrimination and violence, especially sa loob ng bahay. Yung mga nakaka-experience dati ng kanilang ng violence and discrimination from their own families or sa kanilang intimate partners. Katulad ng karamihan sa mga kababaihan na nakaka-experience ng violence, ng abusive in an abusive relationship. Mas hirap po ngayon ang mga LGBTQ women na una hindi sila nakakatulong sa pamilya nila dahil wala sila ng trabaho. So nasasabihan na naman, bumabalik na naman yung pagkakasabi na ayan kasi ikaw ay tomboy, ikaw ay ganito lang. Kaya ayan, ganyan. Sakit. Wala ka nang maitutulong. Tambay ka na naman. Ganun. And for those in with intimate partners who experience intimate partner violence, yun din po, hindi nakakahanap o hindi nakaka-access ng services, lalo na kung sila ay at risk na. Hindi na nila alam saan sila pupunta, sinong kakausapin nila, kasi wala ka namang access even before. So yun po siguro yung ilan sa mga posible sana na mas mabigyan ng tutok o madagdagan, mainstream. Yes. Lalo na pag naipasa po itong bill na ito. Isa rin po siguro dagdag lang. Apo. Yung isa is, yung sa ating vaccine, kasi sa ngayon po, yung karamihan sa mga urban poor LGBTQ women, walang access to legit IECs. So karamihan fake news ang maririnig mo or mababasa mo. And even the use of internet, inaccessibility to maayos na internet. So, di ba? Sa ngayon po, lockdown tayo. So, ang ating basehan ng news or ng information ay nasa internet. Whether Facebook yan or other social media platforms. Ang nagiging problema lang po is yung online platforms, ang hirap mong i-access, malaman na kung alin nga ba yung legit at hindi, paano mo paniniwalaan at hindi. At paano mo masasabi sa mga nasa komunidad na ito po yung mas okay at mas tamang pakinggan at basahin. Meron po kaming ginagawa ngayon, sinimulan pa lang namin na survey among the members of our community organizations. Survey lang siya kung gusto ba nila magpabakuna o hindi. So out of those I think 100 individuals na sumagot na, 15% pa lang po noon ang willing sila magpabakuna. Talaga. Pero yes, 30% po nun ayaw. And yung kanilang dahilan kung bakit ayaw nila is mainly dahil hindi po nila naiintindihan or hindi malino sa kanila gawa ng bakunang ito or ano yung effect ng bakuna sa katawan natin. So yun po, medyo alarming siya kasi mababa yung numbers nung gusto. Sobra. At ang taas nung will, yung ayaw. Although, somehow, optimistic pa rin kami kasi yung that's 65% po nung 55% ay nag-iisip pa or hindi sigurado. So undecided somehow, pa. Baka sakali makatulong po yung mas malinaw, mas maayos na
information IECs natin na gagawin tungkol sa bakuna na magpabago, maimulat ang kanilang pag-iisip kasi hindi natin maaabot yung herd immunity kung ang mga tao mismo sa komunidad, lalo sa urban poor or sa poor sector ay hindi po naniniwala o hindi ayaw magpabakuna. Oo. Maraming salamat, Ms. Marie Rose. Lalong nadadagdagan yung hinahanap nating intersectionality dun sa pagtingin at saka sa pag-propose ng mga pandemic responses natin. Dahil kanina sabi nga ni Ms. Chit, no, na bukod sa gender sensitive, kailangan age sensitive tayo. At ngayon sa inputs nyo ni Ms. Jean, hinighlight mo rin yung class aspect, yung economic aspect sa pagbibigay diin ninyo sa economic empowerment din. And then, itong aspeto ng access to timely and truthful, factual information. Eh, pati sa hanay ng LGBTQ women, no, kung saan for all of us women, yung violence against women concern, pero salamat dun sa pagtampok mo rin dun sa vow against LGBTQ women. So maraming salamat muli, Ms. Marie Rose. Ngayon, no, after hearing these voices from the ground, so unang round pa lang yon, and mamaya pwede pang magdagdag, no, kung may oras tayo. Pero sa ngayon, colleagues, gusto kong tawagin ang UN Women for their brief presentation. Ms. Cherise, kayo ba yung magpe-present? Yes, thank you, yes, Senator Risa. And magandang umaga sa lahat. Magandang umaga then sa mga honorable senators natin. Narinig ko nandito si Senator Cynthia. So maraming ito ay napakamagandang regalo po ng mga senador, ng mga kababaihang senador noong March 8 ng International Women's Day. At may mabilis lang din tayo na presentation sana. At yes, alam ko na lahat ito ay naaayon or bate sa mga binahagi niya kanina. At Senator, talagang dito tayo nagsisimula kung ano talaga yung realidad, ano yung nangyayari on the, pag sinabi natin on the ground, sa totoo lang, ang ibig lang kong sabihin ng on the ground ay yung sa pang-araw-araw na buhay ng mga kababaihan. No? At gusto ko lang din ipakilala na yung UN Women, kasama ko po dito yung mga ibang programa din, no? At sa UN Women talagang iba't-ibang area ang tinitignan natin. Ako po ang EVA, ang Ending Violence Against Women Focal, pero meron din tayong ginagawa, no, sa Women, Peace and Security, at meron din tayo sa Humanitarian Access, Action, Women's Access to Justice, and Women's Economic Empowerment. At nandito po sila kasama ko. At ito lang gusto nating simulan nito, no? Kasi lahat naman may kopya po ng panukalang batas. Ang sinasabi po ng UN Secretary General, hindi nagdidiskrimina ang COVID. Ibig sabihin lahat po tayo ay apektado nito. Lahat maaaring makakuha ng at maka-acquire po ng virus. At ito ang nakakatakot. Dahil lahat tayo ay walang exempted. Pero hindi lahat sa atin ay equally parang in the same position na pwede maka-access ng vaccine, na pwedeng pumunta sa pagamutan, no? At nakakalungkot din na dahil may devastating impact ito, at even yung response, no? Hindi nakaka-discriminate ang pandemic, lahat apektado dito. Pero yung response natin, ito yung gusto ko sana, Senator, na i-emphasize. Yung response, oo. Yung response, yung programa, at ang mga serbisyo, oo. Minsan, may mga panahon na nakaka-discrimina sila. Paano sila nakaka-discrimina? Dahil may mga naiiwan. Ito ang sinasabi din ng UN at together with all, pag sinabi natin United Nations, kasama po lahat ng mga gobyerno, pamahalaan ng buong mundo, no, na leave no one behind. Nakakalungkot, Senator, at mga kasama na may mga naiiwan pa rin. At pag sinabi natin na may naiiwan, ibig sabihin may diskriminasyon, may hindi pa rin pagkapantay-pantay. At kaya ang sinasabi natin, itong panukalang batas na talagang ginugulan natin ng oras ng pagsama-sama natin na pag-uusap at konsultasyon ay para talaga makita ano ba yung mga barriers at yung mga pagpapatotoo. Kanina may narinig tayo sa isang migrant domestic worker, solo parent, elderly at LGBT at mga biktima ng trafficking, no? Lahat ng forma ng karahasan laban sa kababaihan. At ano ang gusto natin mangyari? Ang gusto sana natin mangyari,
sa pamamagitan ng panukalang batas. Sa totoo lang, minsan nag-uusap din tayo na bakit ba natin kailangan sabihin ito? Di ba dapat alam na this? Di ba hashtag alam na this? Na dapat hashtag sana all? Pero yun nga, nakakalungkot kasi may mga naiiwan, may mga nakakaligtaan. At pag sinabi niya natin, gender differentiated needs, medyo alien, no? Parang ano yun? Anong ibig sabihin nun? Sa totoo lang, lahat ng mga iba-ibang kwento ng mga kababaihan natin, no? Kung saan man sila sa mundo even, kasi kasama yung mga OFWs, ay mga iba-iba itong pagpapakita ng iba't ibang mukha ng kababaihan at iba't ibang pangangailangan according to their context or saan man sila, no? Sa lipunan. So, ang gusto natin, alamin, makinig. Siguro yun po, no, Senator Risa, na sana nandoon talaga sa sentro ng response at programming, no, ang kababaihan. Doon sa isang konsultasyon ng UN Women, merong si Ate Sally na isang migrant din na leader po sa Visayas, no, sa Bacolod. Sabi niya, nasaan ba kami mga kababaihan? Kasi sinasabi ilaw ng tahanan, pero pag pinag-usapan itong mga pagtugon o yung mga programa, kahit ayuda, wala man lang pakikipag-usap, wala man lang konsultasyon sa kababaihan. Sana daw, nandiyan ang boses ng kababaihan. At pag sinabi natin kababaihan, lahat ng mga naisasantabing sektor. Kaya ito magandang graphics kasi nabanggit sana may mga IEC tayo, no? Yung pagsisimple natin ng mga information kasi minsan maganda ang mga issuances, no? Pero hindi naiintindihan. Unang-una, hindi nakakarating. Pangalawa, pag may mga information, parang hindi yata doon sa language o lingwahe na naiintindihan ng mga communities natin. Kaya ito, maganda na may mga illustration tayo. So far nga, may minsan ba, parang pabiro natin ang sinasabi na ang dami naman ang haba ng listahan. Parang meron tayong 22 marginal sectors plus pa yan. Kasi kung titignan natin, bawat sector na ito ay may kanya-kanyang pangangailangan. Yung sinasabi natin, yung mga kapansanan, no? Sana nandito din sila. Kaya natutuwa din tayo na sa mga konsultasyon, meron tayo mga sign language interpreters kasi nandun nga yung inclusion, inclusiveness dapat ng ating mga programa. So, ito po ay gusto lang natin diinan, no? Na nasaan ang essential services, yung coordination, yung health, sana komprehensibo, hindi yung oo, nandiyan ang DOH dahil public health emergency ito. Pero lang alam natin yung sa pagre-report ng mga violations at syempre nandiyan din yung security sector natin. Meron din ba silang gender-sensitive protocols? Lalo na pag sinabi natin protocols, no? Yung mga hinuhuli at may mga kababaihan din na may mga nababalitang sexual harassment. So, dito, sabi nga natin pag sinabing gender-differentiated needs, manggagaling, no, sana sa ating mga communities kung ano yung pangangailangan nila at kung paano yung COVID-19 response at pag may mga public health emergency, may mga disaster, ay dapat nandoon yung mga kababaihan para sabihin, no, kung ano ang pangangailangan nila at kung paano ito, anong klaseng tugon talaga ang dapat na nandiyan, no? So mayroon tayong mga sinasabi nga na principles. Kasama din dito, no? Of course, kinikilala din natin, makasama natin sa UN nandito, nandiyan si Amy, sa UNFPA, ang UNHCR din, no, sa refugees at mga asylum seekers din natin. So, in short, gusto ko din ipasa ito sa ating legal consultant na mabilis yung din niyang ipapaliwanag kung bakit mayroon tayong sinusulong na preparedness and response systems on gender-based violence. At ito nga, may listahan tayo, pero ito talaga, Senator Risa, na sana parang it will be historical or historical for us, no, na pag na-inact na itong bill na to, magkakaroon na ng preparation. Sabi nga, prevention is better than cure. Sana man lang hindi yung nabubulaga tayo, tapos nawawala sa picture yung mga kababaihan, yung mga marginalized sectors. So, Attorney Glenda, baka gusto mo lang mag-share. Siya po ang ating legal consultant din. At dalawang slides lang ito, pangako po yan, mabilis lang po ito. Tungkol dito sa sinasabi nating mungkahe na sana magkaroon ng paghahanda, no? Planong paghahanda talaga na napapasama, napapatampok ang mga pangangailangan at issue ng mga kababaihan, lalong-lalong na sa mga marginalized sectors.
Attorney Glenda. Hello. Attorney Glenda. Hi. Oh, if you, Attorney Glenda, you could submit it to the committee or kung gusto nyo mag-present ngayon very briefly lamang po so we can keep the whole presentation succinct. Yes. But I will, do you hear me? Yes. Okay. So I will just focus on the national preparedness plan and program, no, na being presented dito sa ating panukalang bill. Actually, if you look at the current regulatory framework under EO 168, no, yung IATF, which created the IATF, doon sa executive order na yon ni President Aquino, ay nagtatalaga ng obligasyon on the part of every agency to come up with preparedness plans against pandemics, no? Kaya lang, base sa aming research, mukhang hindi namin mahanap kung nasaan yung preparedness plan na yon. And dito sa panukalang to, kinuha na rin yung opportunity na to a certain extent ma-specify and ma-detail ano yung mga aspects ng preparedness plan, including response and rehabilitation recovery plan, no? Tapos pinasok na natin yung gender responsiveness aspect. So dito pinapropose lang na magkaroon ng task force which will be managed pa rin or headed by the NDRRMC because under RA 10121, that law that created the nakapasok dun yung obligation and mandate to ensure gender equality, gender responsiveness of disaster management and risk reduction. So magandang framework yan. Kaya we anchored this bill doon sa existing framework. And then, of course, we ensure the participation of women through the PCW and then, of course, in coordination with the existing mechanism of IATF, which is the main body that addresses pandemics and ano. So dito nakalatag ano yung mga aspeto, no? Hindi ko na iisa-isahin, very specific, very detailed naman. To the point nga na masyadong detailed. Pero ang experience kasi natin, mukhang kailangan i-specify, no? Because of yung lack of response, no? Appropriate gender response. And then with respect to the plan and program, preparedness plan and program, kasama dito yung napaka-importanting capacity building of LGUs, no? Kasi sila talaga yung on the ground, no? Frontliners even, and they really have to know how to respond and prepare, no, at the very least. And then yung community engagement. And all other provisions relate na sa appropriation, sa penalties. It was highlighted kanina na yung prohibition of stigma and discrimination, in-emphasize natin yan. And then if public officers engage in gender-based violence, we emphasize na dapat mas mataas ang penalty, especially in the context of pandemics. Ayan ay allowed naman yan under current legislation. And then, yung IRR is very critical, no? Of course, all these efforts should be related to the obligation also doon sa ibang parte ng bill, specifically yung Section 4, which relates to the purposes of the bill. Okay, and then there's congressional oversight. We emphasize that as well para ma-ensure that hindi na tayo mabubulaga in the future, no? Mahirap mabulaga in the context of a death threat. Parang ganun eh, in a sense, no? So, that's it, no? That's succinct and brief as possible. Okay, thank you po. Maraming salamat po, Attorney Glenda. Kung meron mang masyadong detalyado pala, pwede naman nating linisin, gawin pang mas succinct as we go along. Salamat. Yes, so Ms. Trace, would you like to wrap up the presentation? Yun na po yun. Gusto na nating sabihin na para sa lahat ng mga kababaihan to, sa lahat ng mga, I think may nabasa ako sa speech mo na parang kababayanihan, mga babae. So talagang sinusulong natin ito at kailangan mapakita natin yung leadership po ng kababaihan. So yun lang po, maraming salamat po sa pagkakataon at tuloy-tuloy po ang UN Women together with other UN agencies, kasama po ang mga iba't ibang grupo ng kababaihan na nandito po na makipagtulungan po sa ating Senate po para po sa mga panukalang batas para sa kababaihan. So thank you po, Senator Risa.
Maraming salamat din po, Ms. Charisse, at sa UN Women, lalo na sa midwife nyo sa bill na ito sa amin dito sa Senado at sa iba pang women, UN agencies na kapartner ninyo. Maraming salamat. So ngayon, dear colleagues, let's hear from the government agencies. Umikot lang po tayo sa mesa natin, no, as it were. What I'd be really interested in to hear, aside po sa mga comments nyo sa bill mismo, ay batay sa mga karanasan ninyo sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababaihan, saan po kaya yung mga bottlenecks, no? At paano natin ito ma-address through our policy changes. Again, in the interest of time, I'd like to request that the interventions be kept to 2 minutes each hanggat kaya. Also, kung meron din kayong position papers, please feel free to also email them to the committee. So sige po, mula muna sa Philippine Commission on Women. Sorry. Yes, I think I see you on in the video already. Ano no? Sa PCW. Kita ko na sila kanina. Yes, is it Mr. Orcilia? It's Ms. Galin Sasuman. Or is our chairperson here? I'm sorry, is our chairperson here? Ms. Sandra? Oh, Ms. Josephine. On behalf, yes, ma'am. Yes, please. Good morning. Thank again. And, good morning. Yes, our supervising God specialist. Yes, Ms. Josephine. Yeah, the Philippine Commission on Women commends the 7 esteemed women senators who authored the bill, number 2088, or the Gender Responsive and Inclusive Pandemic Act of 2021. We appreciate the initiative to push for a law that would ensure the government initiatives and programs, given the present situation, to be gender responsive. We have already submitted our opposition paper yesterday. We would like to emphasize that at this time of COVID-19 pandemic, we should look at the situation through a gender lens. Yes. Given the various women and gender-related issues and concerns which emerge brought about by the pandemic, especially the surge of gender-based violence, especially at home, since our women are confined in the homes where they are very likely near their perpetrators of violence, and the lack of limited access to complaint and services facilities, as have mentioned earlier by our resource persons from solo parents who have difficulty in accessing services of the government, and of course as expressed with our CSO partners as well. So we are seeing these gaps in terms of services, especially in the cases of the pregnant women who died, no, because of restrictions imposed during this lockdown. So to the Philippine Commission on Women really welcomes this bill that would make our interventions, especially in the context of this pandemic, to be really gender responsive. And we hope that the bill should also cover, especially as I have mentioned earlier, including the economic aspects and opportunities to where women have restrictions in terms of accessing, especially many have lost their jobs. And while many are also into the online platform, but those are just alternatives, and these are it also has limitations in terms of sustainability, given the lack of capital as may be brought about because they don't have a current work. So where else and what else? How could they sustain if ever they would go into the online business? So those are some of the important points, the health aspects, because when I reviewed also as part of the bill last night, the purpose of the bill, I guess,
it's quite more focused on gender-based violence. But of course, yes, that is it is very important to address that, especially in the context of the pandemic. But we also would like to probably, I'd like to say that the purpose, I guess it's section 3 mm-hmm. of the bill, should also put more emphasis also, or at least equal emphasis on the health. Mm-hmm. Well, it is already there also in some parts of the bill, but I think the purpose should also really include that. And the economic aspects also, and deprivations also in terms of our rural women, and who are the economic opportunities are really affected because mm-hmm. of the limitations and the restrictions in terms of mobility and transporting yes. their goods perhaps, no? And so apart from that, Madam Chair, mm-hmm. I would like to highlight some of the points we raised in our opposition paper. So by mainstreaming gender in our pandemic response, we have to consider the differential impact of the pandemic on women and men. And so we could craft and implement strategic actions to effectively mm-hmm. respond and address the varying problems of both women and men during the pandemic. To enhance the bill, we submit for consideration our additional inputs and suggestions. And for consistency with the subject of the bill, we recommend to add in short title and mm-hmm. disaster. So mm-hmm. to read, it would be a gender responsive and inclusive Pandemic and Disaster Management Act of 2021. Because okay. I think we are saying that yes, we appreciate highly this bill in the context of the pandemic, but of course we also hope to go beyond and transcend beyond. We want to overcome this pandemic, and of course the disaster in whatever form it is always present. So the same services and access and issues could be present in whatever context of a disaster, not only a health related disasters. So, and of course, we wish that this and disaster addition, we want this to be reflected in the other sections and chapters of the bill, just for consistency. For Section 3, we recommend the pre-identification of concerned government agencies, especially those offering frontline services, that will be mandated to develop their plans, manuals, or protocols for women stakeholders. Identified agencies may also be mandated to update plans, manuals, or protocols within the given time frame after the issuance of gender-responsive plan by the IATF and the RMC and PCW. On Section 6, on leadership, participation, and empowerment of women, we accept and agree in the revision that makes PCW a permanent member of IATUR, mm-hmm. but we suggest a revision to highlight that it should be IATF or similar bodies that will be created in response to the nationwide pandemic or disaster instead of IATF and other. So we wish that to be re-articulated as IATF or similar bodies, and not IATF and other similar bodies. We also would like to remove the phrase "at all levels," including the phrase "at all levels," open close parenthesis, "at all levels," including planning, implementation, monitoring, and evaluation. And since PCW does not have local offices, mm-hmm. although well, if this bill could also be a welcome opportunity so that PCW may, in the future, would have a local or regional representations or offices, if our representation at the local level is really very important. And I think it is very important. Mm-hmm. Yeah. On Section 19, respectfully and express our reservations as to the creation of a separate task force for the development of a plan, considering that this could already be undertaken by the entities concerned with the existing mandate of the IATF and the RRMC, as mentioned somewhere in Section 6 of the bill. The suggestion for articulation is provided in our opposition paper that we have submitted
You also proposed for a re-articulation of Section 35 on the appropriations, and our proposed articulation of full text of that is already also provided in our position paper. Thank you very much, Madam Chair, and I hope I made it quite short and brief. Thank you so much, Ms. Josephine. Well appreciated. Apo. And so now I'd like to call our next resource persons from government. If you also have detailed position papers, please do submit them to the committee. And if you wish, take more time to talk about what you perceive as the bottleneck sa ating pong implementasyon or sa ating pong mga polisiya. So next, let's hear please from the Department of Health. I see Sir Mike Aguinaldo for Legis. Sir, baka gusto nyo rin tugunan yung concerns na ni-raise kanina ng ating mga stakeholders, resource persons, maugong yung vaccine concerns. Halimbawa po yung sa solo parents na hindi makapunta sa center kasama ng mga menor de edad na anak. So I hope these you would also care to address these. So Mr. Aguinaldo, kayo po ba para sa DOH? Good morning po, Senator Lisa. Thank you po. Good morning, sir. We have Miss Arlene Rivera po. I see. All right. From Disease Prevention and Control Bureau po. Thank you po, sir. I'm sorry. Thank you. Yes, Ms. Arlene. Yes, good morning. Good morning. Yes, good morning po. Yes, ma'am. Madam Chair, good morning sa lahat po. Sorry po. I got this this notice this morning. So, I'm sorry about that. This morning. And but thank you for joining us on short notice. Yes. The DOH supports this Senate bill, an act to ensure gender responsive and inclusive protocols and so on to address the gender differentiated needs of women during the COVID-19. And in fact, marami pong issue one says on DOH. During the pandemic, ano? So yung continuous provision of essential health services during COVID-19, marami, yun po yung issue, first issue once to address the needs and the health services para po sa mga ating sectors. So meron din pong administrative order, parang it's number 2020-0053, operational guidelines in delivery of essential health services for the medical and public health emergencies and disaster. And we have also the department memorandum 2020-0261 interim guidelines on continuous provision of maternal health services during COVID-19. And meron din po yung para sa family planning services. Mm-hmm. And even para po sa mga adolescents health adolescents and youth, no? Meron tayong mga issuances. But ano ko lang talaga dito, and even do sa Women and Children Protection Program, we were able to come up with a constant implementation plan, strategic objectives, and CIP, you know, for 2021 up to 2025 with the help of our partners, sa UNFPA, sa UNICEF, si Dr. Madrid, ng CPN and others po, the social ones. So meron po kaming para sa BAUSI, ano, sa violence against women. It's just a matter of ano po yung focusing on the implementation po starting this year. And meron din po kaming to address this yung capacity ng health services, capacity ng health facilities. We allotted funds for them to improve the WCPU, the Women and Children Protection Units in the DOH retained hospitals, 8 of them. Mm-hmm. And then we have also the training centers para mas marami yung nakakapacitate na health workers. And this is in collaboration with Dr. Madrid, the CPN. Siya po yung recapacitate sa mga health workers, no? And then with the help of these three training centers. And meron din po kami support funds for them. Soon, ibababa na po siya.
meron na po itong sub-allotment advice, no? Mm-hmm. And it's so, ano lang po, na sa dami po ng issuances, ang siguro po ang titingnan lang namin dahil nagkaroon po kami ng restructuring sa aming office. Mm-hmm. Narinig ko kanina na maraming issuances pero hindi naintindihan at hindi mm-hmm. nakakarating. So I think nag-ano po sa mind ko yon, and then we will be looking into that. Dahil sa dami nga po ng issuances, ito nga ba ay pagdating sa komunidad ay nagagawa. Yung mga mm-hmm. services, yung mga isinulat, mm-hmm. yung mga policies. So importante po, yun po naintindihan ito sa baba. Nasusunod, na isasagawa kung ano man yung gustong mga services para po sa mga sectors. Mm-hmm. Lalo po sa mga kababaihan. So we'll rest assured that we will provide you the position paper, the DOE's position okay. paper, all the latest. Thank you. Mm-hmm. Once approved po, once na ano, mag-consolidate po kami, looking into these all issuances, tingnan po namin to and then we'll submit our position paper. Thank you po. Thank you, Ms. Arlene. Yes. Appreciated. And kung maitukoy din nyo kung alin yung nakikita nyong bottlenecks in terms yes, of yes. that implementation, pang-advice po sa amin sa policy making. Salamat po. Okay. All right, now, thank you, ma'am. So, colleagues, let's hear now from the Department of the Interior and Local Government, Attorney Annalee Aju. Good morning. For the DILG, ma'am, we are thankful that this is really a timely legislation. The Senate Bill 2008, ma'am, is in line with our mandate, which is to ensure public safety, peace and order for women. And we are happy that women are identified there as at-risk individuals in the definition. Mm-hmm. And for our implementation, ma'am, we will be just submitting our position paper for the proposal. Thank you. That would be all, ma'am. All right. Maraming salamat, Attorney Annalee. The committee will await the department's position paper. Yes, thank you, Attorney. Ngayon mula sa Department of Social Welfare and Development, Director Maricel Deloria. Hi, magandang umaga po. Magandang umaga po, Director. Ay, muli, salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa inyong pagdinig sa proposed na bills. Kami po ay nagagalak, no, we laud this initiative of our dear Senator Risa Ontiveros. Madam, kanina po nakikinig tayo sa mga kababaihan at kami mm-hmm. po ay nagagalak na dito pa lang po sa prosesong ito ay naisasali na natin yung mga kababaihan from the different fields, no? Yung ating mga OFW, iba na po ata ang meaning ng OFW ngayon, Madam Senator, mm-hmm. nagiging overseas Filipino women na po ata ngayon ang OFW. Actually, feminization of migration nga daw, di po ba, Director? Mm-hmm. Opo, pati po yung ating mga solo parents at senior citizens, no. Madali lang po, Madam Senator, gusto lang po nating bigyan ng highlight ng sandali. Yung pong Silayan Report 2020 po, kung saan po hinighlight ng report na ito yung situation po ng ating hidden households, no, during the pandemic. Ang tinatawag pong hidden household sunok po dito or batay po dito sa kanilang report ay yung pong mga housewives, single mothers, pregnant women, elderly women, rural women, women with disability, adolescent girls, migrant women, no? LGBT, at sila po na lahat po sila dito sa Pilipinas ay nakaranas po ng exclusion from mm-hmm. life-saving support services and supplies during the COVID-19 pandemic, sabi po ng report na ito. At ito po, kasama po sa mga servisyo na ito, yung mga access to water, electricity, transportation, goods,
internet, remittance services, lalo na po yung ating mga nakatatandang mga kababaihan dahil nga po nahihirapan silang pumunta sa mga remittance centers, shuttle services po. At gusto lang din po nating i-underscore, Madam Chair, na sa kabila po ng lahat ng ito, ang GBV cases po ay talagang tumaas po ng 20%, yes. No? Magmula po nang nagkaroon tayo ng quarantine. So, hindi ko na po, Madam Chair, isa-isahin yung mga program ng DSWD na naririnig na po natin ito sa lahat ng media. Siguro, ang gusto lang po nating banggitin ay yung ating gender responsive case management para po sa vow survivors na kanina po ay maraming beses na nabanggit ng iba nating mga kasamahan sa meeting na ito ngayon, mga ating mga resource persons. At siguro po, kami na rin po, we will take this opportunity, Madam Chair, if to seek your support in enhancing po yung ating case management protocols, ano po, yung ating, lalo na po yung ating electronic case management. Dahil nga po, sa panahon ngayon, hindi naman po natin maaaring, kahit po kami, Madam Chair, hindi po kami makadali-dali ngayon na pumunta lang basta-basta sa mga kinaroroonan ng mga vow victims po. Dahil nga po sa mga social distancing protocols. At kami po ngayon ay malaki po ang pagdepende namin sa mga online at online templates po, no? Ang aming pong mga case management, karamihan po ay nasa virtual telecommunication na po. Pero malalaman po natin at na-observahan po natin na iba pa rin po, Madam Chair, yung talagang personal kang makakarating. At entering, kailangan dahil po sa ganito, talaga pong kailangan natin paigtingin yung ating electronic case management procedures. Makahanap po sana tayo ng mas magagandang pamamaraan para maging mas epektibo yung ating online platforms, no, sa pagtugon po sa mga kasalukuyang pinagdadaanan ng ating mga kababaihan. Isa po siguro, Madam Chair, yung ating online counseling, yung ating pong mga helpline, marami na po sa ating mga partner NGOs ang nakapag-launch ng kanya-kanyang mga online or helpline po, no? At may mga referral system na rin po sila. Subalit, katulad po nung nabanggit kanina, challenge po, Madam Chair, yung pag-consolidate ng referral system, no po. Kung ganda po sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang referral system na kung saan ay talagang nako-connect na po natin lahat ng service providers, no, sa isang tawag lang po ng isang babae na nangangailangan ng tulong, ay madali na po siyang makaka-access sa iba't ibang klase ng tulong. Maaring ito ay sa health, ito ay patungkol sa kanyang psychological needs, sa kanyang emotional needs, spiritual needs, at iba pang maaring mga immediate na rescue during an emergency. Kung sakali po sana magkaroon tayo ng ganitong comprehensive na referral online referral system. Kunin ko na rin po itong pagkakataon na ito, Madam Chair, na mag-advocate, na magbigay ng karampatang focus po sa ating mga girl children, Madam Chair. Ano po, kasi po, katulad syempre ng ating mga kababaihan na medyo adult na, mas malakas at mas matindi po yung pinagdadaanan ng ating mga girl children sa ngayon. Kasi sa age po nila, kailangan po nilang lumabas ng bahay, kailangan nilang magpainit ng araw, makapag-interact sa mga tao, sa mga batang katulad nila. Subalit lahat po ng ito ay napipigilan dahil sa pandemya. At dahil po sa pandemya at sa mga kasalukuyang sitwasyon, grabe po ang mental baggage, ang effect
shift yes. sa psychological at emotional state ng mga kababaihan, lalo na ng mga kabataan. So baka po maaaring magkaroon tayo ng isang magandang venue, no, kung saan ang mga batang kababaihan ay pwedeng makapag-voice out or ng kanilang mga saloobin, isang venue kung saan maaari silang makipag-usap sa mga ibang tao na mailahad nila yung kanilang mga saloobin sa iba't ibang mga pangyayari, lalo na yung mga social events, yung mga current issues, no, on our society, kagaya na halimbawa ng sitwasyon ng ating community pantry advocate, no, siya naman po ay naglalayan lang na makapagbigay sa mga ibang tao, subalit ang iba't ibang factor sa ating lipunan ay hindi lahat nakasuporta sa mga objectives ng kanyang gustong mangyari. Sana po ang venue na ito ay isang maging safe venue para sa ating mga kababaihan, sa ating mga kabataang babae, upang ma-direct ang kanilang energy sa tamang platform, no? Kasi po, yun po, no? At okay. Madam Chair, habang pinapaiting natin lahat ng ating programa sa DSWD, may mga aspeto rin naman po na dapat pa nating ma-enhance, dahil ang mga kababaihan nga po ay napaka-dynamic at nag-evolve po kasabay ng pag-evolve ng circumstances sa kanyang environment na kinapapalooban. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Director Maricel. Paki-submit na lang in writing sa committee yung mga areas for enhancement na gustong tukuyin ng department. Pahingi rin po siguro yung committee ng kopya ng Silayan Report of 2020 tungkol sa mga hidden households. And then yung tinukoy nyo pong, maganda po, binanggit nyo yung isang comprehensive na response system, pangangailangan din yun na sinabi kanina ni Ms. Emily, no, para sa ating mga kabarong OFWs at para sa ibang mga interventions pa na binanggit ninyo. Well, timely po pa palapit ulit yung budget deliberation sa Kongreso, and dati tinecognizance of na rin ng komite yung pangangailangan engender yung national budget natin. So, well noted po ng komite. So, muli po maraming salamat, Director Maricel. So, ngayon po, colleagues, pakinggan po natin ang resource person ng DOLE, Director... Okay, Director Karina. Director Maria Karina. Magandang umaga po, Senator Risa, and opo, the members of this committee, as well as Director Karina, colleagues, yes, ma'am, po, from the government and the NGOs here. Thank you for giving us the opportunity to speak, although medyo bibilisan ko na po. Kumbaga, bibilisan ko na po, Senator, ano po. All right. So we commend po the committee for coming up with this bill, as it will cloth us with adequate statutory power for us to be able to act with the sense of urgency in doing our mandates. So we fully support this bill, which advocates for the welfare of women, uphold their dignity and rights, and ensure that marginalized women are prioritized in emergency. So ito pong bill na to acknowledges that this pandemic indeed exacerbated the risks and vulnerabilities that women face in their everyday life. With this legislation, government agencies will be mandated to assess further, maglinay-linay na po ang mga government agencies, further strengthen the gender responsiveness and getting their acts together, so that we will be able to come up with a more coherent and gender-sensitive programmatic responses. So a legislative measure such as this is highly needed, especially in developing countries such as ours, where resources are more often than not scarce or limited.
So for specific comments po, natutuwa po kami because it recognizes women in the informal and formal economy as among the at-risk individuals and groups. And pupuntuhan ko na po doon sa social protection on empowering women through access to sustainable livelihood or employment. Sa amin pong pananaw, it will definitely institutionalize the current Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program and thereby access available funding assistance to the economically marginalized sectors of women. Ang ating pong tupad, ang ating pong livelihood, ay sumusunod po ito sa 1% na budget allocation sa kabuuhang budget po ng departamento para sa DILIP. Para po sa senior citizen. 1% lang pala, no? Hindi po, senior citizen po. Very specific okay. po. 1% okay. po sa senior citizen and 1% po sa persons with disability. And the rest po ay hinahati-hati po natin ito sa iba-ibang sector tulad ng women and youth, marginalized farmers and fisher folks, parents of child laborers, rebel returnees, indigenous peoples, displaced workers, and low minimum wage earners. So ang tupad po, dalawang beses na po nating minodify. Una po yung ating disinfection and sanitation project sa kabahayan na po ginawa dahil nga ho, nagkaroon ho tayo ng restriction sa mobility. Pangalawa ho, na-engage na rin ho tayo sa contact tracing. Nag-augment po ang Dole tupad para po madagdagan ang mga contact tracers natin. At alam naman po natin na napaka-crucial ng contact tracing. Pero hindi namin kinakaila na meron pong gap sa implementation. Right now po ang ating datos, it would show na 18% lamang po ang partisipasyon ng mga kababaihan sa ating tupad. So yun po yung papalakasin okay. po natin na area. Mm-mm. At ibinabalita ko rin po kay nanay na hanggang 75 years old po, inaalaw po natin na magtupad. So welcome na welcome po natin ang mga senior citizens sa tupad program. Okay. Sa livelihood naman po, natutuwa po akong ibalita na 51% po ng ating mga beneficiaries ay mga kababaihan, lalong-lalo na po ng mga grupo, ng mga asosasyon, ng mga kababaihan. At kung sa larangan naman po ng pondo, yan nga lang po ay medyo limitado ang pondo natin sa livelihood. So yun po ang area na kailangan din natin na ihingi sa ating mga legislators. And then sa pagtatala, problema din po natin yan kasi kailangan talaga po natin malaman genuinely kung sino ang informal sector at sino po yung mga sector na kailangan natin tulungan. And third po, yung bakuna. Kailangan po talaga nagkaroon na tayo ng massive vaccination para hindi po tayo mahirapan mag-implement ng programa. Sa larangan naman po ng VAWS-free work environment, including work from home arrangement, and providing work from home setup for women subjected to violence in their workplaces, kami po ay natutuwa at nagkaroon tayo mas lalo pang malakas na provision sa batas ng ganito. But we wish to emphasize to Senator Risa that we at Dole is currently working towards the ratification of Convention 190 or the Convention on Violence and Harassment in the World of Work. Ito po ay napaka-relevant sa ating COVID response kasi po ito ay nag-shed po ng ilaw sa mga conventional workplace where violence and harassment may occur and address gender-based violence and protect vulnerable workers. So kung tayo po ay magraratipika nito, mamimitigate po ang violence and harassment outside the usual workplace. So ang aming pong more specific comments po ay nire-reserve po namin. Itsasabi po namin pat yes, thank you. All datas. And as to the protective measures to migrant women and children, ang aking pong kapatid sa OWA ay sila naman po ang mag-elaborate ng kanila pong specific strategies. Maraming salamat po, Senator Risa. Maraming salamat din po, Director Karen, at pati sa mabuting balita na sinusuportahan ng department yung ratification ng Convention 190 na malakas pong sinusuportahan ng ating mga kabarong manggagawa.
Thank you very much. And ngayon, pakinggan po natin mula sa Overseas Workers Welfare Administration, ang faithful na suki ng komite, Director Jocelyn. Yes, ma'am. Yes, magandang hapon po, ma'am. magandang umaga pa pala. Tanghali po. Umaga, opo. Your Honor, magandang umaga. And we, yes, together with the Department of Labor and Employment, as indicated by Attorney Trivilla, we commend and really grateful and definitely will support the bill po. Particularly on Section 17, which would will institutionalize the protection for women migrant workers and their children. And masaya din po kami, ma'am, sa Section 18 because it provides for specific measures for women migrant workers and children. Napakalaking bagay po na lalo na sa panahon ng pandemya na kami rin po ay natuto ng malaki dahil po naranasan natin ang maraming ang gyera, ang kalamidad sa ibang bansa. Pero nothing like this, nothing like the pandemic. And we learned a lot at napakaganda po ng timing ng bill na yung pong mga nakita po natin na measures na natutunan natin at hindi nagawa ay mailalagay din po, ma-address po ng bill. Ma'am, if you would allow me a few minutes lang po to show po yung aming how we mitigate the impact of the pandemic to the week. 2 minutes lang po ba yan, Ms. Jocelyn? Yes, ma'am. Kung two minutes lang, pwede. Yes, kasi may tatawagin pa akong ibang resource persons pagkatapos nyo. Sige po, kung 2 minutes lang. Yes po. If I can be allowed to share. Yes, ma'am. Ito po. Just to mention lang quickly, ma'am, we have more than 500,000 po na dumating na po at natulungan na natin pong iuwi. Sa mga umuwi na po o naapektuhan na 658,000, 311 po. Halos kasing dami po na naapektuhan ng mga Pilipino. Mabanggit ko din po na karamihan po dito ay nanggaling sa Saudi, sa UAE, sa Qatar, UAE, Kuwait, Singapore, Hong Kong, and Japan, ma'am. And kung ano po yung trabaho nila, makikita niyo po, number one po, household service worker. Ito po ay datos lamang ng mga kababaihan. Okay. So almost 50,000 po. At meron din po tayo mga kababaihan na seafarer na nasa loob, na kasakay sa cruise liner. Kung maalala nyo, sila yung unang naapektuhan. I'd like also to point to the number po ng nurses, ma'am. Almost 15,000. Ito po ay naghahain na po sila ng kanilang appeal na sana po payagan po sila na makaalis po muli. But of course, they are torn between going back to their work as nurses dahil po sa kanilang trabaho. Pero they are nagdadalawang isip sila dahil alam nilang kailangan din po sila dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Yes. So ito po yung mga trabaho po ng mga OFW. Okay. Ganyan po kadami ang nawalan ng trabaho. And by region, karamihan po sa kanila ay taga region 4A and CR 6, 8, etc. I-submit na lang po namin ito, ma'am. Yes, please. Thank you. At tuloy-tuloy po yung ating pagtulong sa kanila, hindi lang po yung mga able-bodied. Marami po tayo na umuwi din ng mga medically ill, mentally ill. Marami rin po sa atin na mga pregnant women. Ito po yung mga medically ill natin na nasa quarantine facilities. Umabot na po sa 82 na mga bata po ang naipinanganak during the quarantine period. Dinadala po natin sila sa mga ospital, pero may pagkakataon na naaabutan na po sa loob ng ospital. Kaya po mahigit sa 20 ang aming nurses and midwives as mga house parents po na nag-aalaga po sa loob ng quarantine. Inilalagay po namin, ma'am, your honor, sa isang hotel, sa Sofitel, para po yung mga serbisyo po na yon ay confined only to women. Okay. We also provide psychosocial counseling. Napaka-importante po yung mga nararanasan po nila during the quarantine and yung anxiety na umuwi sila na uncertain kung anong mangyayari kung may trabaho pa ba sila o makakabalik pa ba sila.
We also would like to mention yung mga naapektuhan po directly ng COVID pandemic na inuuwi po natin sila. Ito po ay galing sa Saudi. Hindi na po nila nakita ang kanilang mga kamag-anak na pag inuwi po natin dito, sila ay diretso na po naming ina-assist for cremation. And inuuwi po namin, hinahandover sa mga pamilya sa probinsya. Okay. Patuloy po yung aming repatriation program sa kanila, kahit na napakahihirap po in terms of mobility at mga restrictions. Meron pa naman po mga gumagraduate na ating mga scholars, mga naapektuhan. Pero meron po kaming dalawang bagong education subsidy sa kanila. Binibigyan po natin ng one-time 30,000 na assistance, pambili ng laptop, ng gamit po sa school. At may 10,000 po na kada taon para matulungan po natin makapasok. Although ma'am, ito yung isang din namin napapansin. Aminin po namin na nahihirapan po sila sa mga requirements. Okay. Yung mobility po at karamihan naman po na nag-aasikaso ay mga nanay. Kaya ginawa natin sana na mas maluwag po yung mga requirements po nila, pero na namo-monitor na rin namin na may mga anak ng OFW na nadadrop out po sa school. Okay, for reasons na ang hirap, na lalo na yung high school going to college, ganun po. Nahirapan sila with the mobility. Meron din po akong i-mention, ma'am. Tungkol po sa mga welfare cases handled po natin, ito po yung mga umuwing OFW women na meron pa silang mga unpaid salaries at mga benefits na naiwan. Dahil nga po sa pandemya, ura-urada silang umuwi, naiiwan na po nila yung kanilang mga benepisyo at even yung mga sweldo po nila. Sinusubukan po namin na gawin yan under joint and solidary liability ng agency. Ito pong datos namin na to para sa amin ay mababa. Okay. At kung sila naman po ay dumarating diretso sa quarantine at diretso pong uuwi sa kanilang probinsya, doon po yung paano nila makiklaim. Paano sila makakapag-file ng kanilang claim, rightful claim, kung sila ay umuwi na. Kaya as much as possible po, yung OWA regional office namin would reach out to them. So they can secure the rightful claims po. Ms. Jocelyn, kung maaari pong mag-wrap up na, yes, para matawag ko yung ibang resource persons bago magtanghali. Yes, opo. Please, thank lastly, you. Ma'am, thank okay. you, ma'am. Lastly, ma'am, nag-institute na rin po kami lahat po na naka-online na po kami para hindi na po kailangan ma-address yung mobility restrictions po. So, available naman po ito, pero kagaya po na nasasabi ng iba nating kasamahan, problema yung mga access, yung yes. internet connection, etc. So, siguro ito, Ms. Jocelyn, pag-igihan talaga natin kasi talagang hiningi ito, pinoint out ni Ms. Emily sa simula po ng ating hearing. Yes, ma'am. Yes, okay ma'am. Po. Yes. And lastly, so kami po ay nakapag-identify na po ng mga specific na comments para po sa bill. We will submit po as soon as yes, possible, please. Madam Chair. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ms. Jocelyn. So colleagues, pakinggan naman po natin yung taga NDRRMC at saka Office of Civil Defense. So we will hear from Director Lim. Sir. Yes. Yes. Yes, Madam Chair, thank you for inviting us ano. Thank you. I'll make this really really short na lang po. And I will connect it also to the NAP Phase 4 to address some of the concerns. Yes, first and foremost, we of the OCD, being the executive arm and secretariat of the NDRMC, thanks this thanks the chairman for inviting us and this and laud this most important initiative. You know, indeed, while the NDRM plan is already more gender sensitive, no, as well as but this law, this proposed bill may very well really provide that framework, no, within the NDRMC as well. Maganda po talaga, I would like to specifically state that ang ganda po na that you actually identified what agencies and what they should be specifically doing.
Napaganda po nun kasi yun yung minsan nagiging problema sa NDRIPC. Now, we would just like to suggest, Bor, upon the reading of the bill, ma'am, we would like to humbly suggest na actually sa ganda ho ng bill nyo po, baka hindi lang po natin ilimit sa COVID-19 at pwede ho sa for all public health emergencies. And as mentioned by my colleague from PCW, and I think this is also, I think, slightly touched upon by Charisse from UN Women, public health emergencies and disasters. Dahil marami po sa mga provisions yun ay talagang napakaganda at pwede kong magamit sa ating mga disaster response. No, all of these things happen in all kinds of disasters po, not only in COVID or in public health emergencies. And then we would just like to ano po, point out lang, we will be submitting our position paper, but just for now lang po, we would like to stand with what all our other member agencies, our partner agencies have mentioned, particularly that of PCW's position about looking at the, maybe to further enhance the bill, about looking at the protocols on gender responsiveness, particularly disaster response. And meron ho rin tayo nakikita yung sa sinabi po niya sa section 19, no? We don't really need to create a task force, and in fact, a task force seems a bit ad hoc. We can actually create a committee, the legislative, no, the Senate or the Congress, can actually order the NDRIMC to create a special committee within the NDRIMC system to actually to be led by PCW to actually ensure that all policies, particularly during response and even rehabilitation recovery, are gender sensitive. So pwede naman ho nilang gawin yun. So hindi lang policy, pwede pa nga yung committee to go as far as ensuring that during disaster response, no, or during our response stage, pwede ho sila mag-inspect and make sure that that all of the activities are being conducted. So and then lastly, just to be ma'am, with respect po dun sa mga binabanggit niyo po earlier, actually would like to thank this committee also for holding this. The OCD po is also involved in the preparation of the National Action Plan COVID-19 NAP Phase 4, no, the NAP Phase 4. And we have taken into account all of the comments here. Siguro po hihingin po namin sa COMSEC na siguro baka may summary pa po para sigurado ho natin ma-isama, no? At siguraduhin po namin na yung PCW. And maybe I've actually chatted UN Women that we might involve them in the preparation of the NAP Phase 4. Great. Yes, ma'am. To address the immediate concerns that was already raised. But of course, ma'am, we would just like to also mention that indeed, when you mentioned about engendering the budget. Yes. Talaga kong napakaano ka. I think what OWA was, our partners from OWA was mentioning earlier, is kasi po talagang bugbog na po sila sa pag sa pondo. Even if it's for quarantine or for their activities outside of the country. And we really need to engender the budget po. Particularly maybe the Bayanihan 3 po. Baka yung mga inputs po natin dito ay pwede na ho natin ipasok. Ma'am, yun lang po. Sana pumasok po sa 2 minutes. Yes. Thank you very much, Director Lim. Hindi lang kayo pumasok sa 2 minutes, pero salamat dun sa pagtatahinin nyo sa iba pang mga punto na ni-raise nung earlier resource persons natin. At kahit kanina nakikita ko, isa kayo sa very responsive sa mga inputs nila. Nagta-thumbs up kayo, etc. So I'm hopeful about the National Action Plan na bubuin nyo na Phase 4, especially kung madraw inyo yung iba nating mga resource persons dito. So salamat, Director Lim. And last but never the least sa ating mga government or constitutional bodies, pakinggan po natin mula sa Commission on Human Rights, no less than Commissioner Karen. Ay, nakamute kayo, Com Karen. Nakamute pa rin po. Hindi ko kayo marinig. Si Com Karen, nakamute? Hello?
Okay. Now we can hear you. Salamat. Thank you so much. Again, just very briefly, of course. Akala ko nakalimutan na kami sa... Hindi, never, never. Sorry about the lateness of the hour. Thank you, Senator Risa. And of course, full support sa Senate Bill 2088. And I would just like to say, no, that the gender ombud situationer for the second and third quarter is already available. We're trying to get more data from PCW and PNP to be able to issue the complete from March to December gender ombud report on the gendered impact of the pandemic and the need for gendered and intersectional responses, which is contained actually in our position paper. All right. We're already also finalizing the situationer on older women, the situationer on women in detention, as well as the situationer on urban poor women. We just had a consultation on the situation of women fisher folk. And then we're actually ongoing right now as we speak is a consultation on the situation of women in the informal sector. So all this information we can submit to you in due time, Your Honor. Just to be able to say 4 points, 4 or 5 points on the bill itself. We need to ensure accessible communication systems as part of the purpose of the Act. And one of the key areas of focus, of course, of the Commission, even prior to the pandemic, is the situation of women with disability and those in geographically isolated and disadvantaged areas. Both need accessible communication systems that address their vulnerabilities and specific contexts. Access to sign language interpreters for the deaf, and accessible large format print for those with low vision have been previously raised pre-pandemic. Also, during the COVID-19 crisis, the Commission's monitoring with women with disability once again raised the issues of accessibility of information, including access to sign language interpreters. Kung Karen, naputo? Yes. There, okay, you're back. So, of course, their impact on women and girls' ability to mitigate risks of infection, access to government support and services, and report violence. Second, I'm not going to elaborate because this is already, we're already part of the Silayan report and this was mentioned already on the hidden households. Just on the point, of course, of trying to standardize terms, perhaps because the government has already said that they will advocate for a convention on the rights of older persons, perhaps we can already standardize our terms to include older persons, older women, and then just parenthesize elderly senior citizens so that we can move towards standardization. And then on strengthening GBV preparedness and response systems, sexual and reproductive health rights, and essential services package, please make it clear in the legislation that there should be prompt, effective, survivor-centered, as was mentioned earlier on, approach to GBV and an indispensable part of COVID-19 or any pandemic response or crisis response. Fourth is gender, strengthening GBV preparedness and response systems, ensuring shelters for victims of domestic abuse are compliant with COVID-19 or other protocols, no, health safety protocols. Last is ensuring establishment or strengthening of accountability mechanisms in case of violations of law. And the last also is, of course, yung essential services package, no, ensure discrete home delivery and other means of access to hormones, for instance, for those undergoing hormone therapy and the like. So I think that's it, no? But we will include, of course, everything that was said here that we are in agreement with in our position paper. And just as a last note, magpa-plug lang po ako that our gender GBV reporting portal is really something that is something to be proud about.
And we would like to invite you to take a look at it, because on its front page, you have a snapshot already of the situation of the reports that came in through this e-reporting portal. Marami pong salamat. Wow. Okay, maraming salamat din, Com Karen. Even at the very end, giving us an example of yung isang binanggit, I think, ni Ms. Rose Marie kanina, yung pangangailangan ng mga online apps for women, all women, regardless also of SOGI, to be able to access and seek responses to particular needs, including regarding GBV. So as always, CHR, salamat for reflecting to the committee yung state of the art ng ating rights-based approach to anything, including yung gender-sensitive pandemic response, and then giving suggestions to all of us moving forward. At nagtahi din kayo, Com Karen, dun sa ibang mga concerns na ni-raise ng earlier resource person. Salamat po. Right, colleagues, I know it's a minute before noon, but please, we will still hear from our CSO resource persons, UNIFIL, Plan International, Oxfam Philippines, Women's Legal Bureau, at saka UNFPA. So first, may I call a resource person from UNIFIL, our Program Officer Akrima Arap. Ms. Akrima, dito ba kayo? Assalamualaikum po. Alaikum assalam, please. Assalamualaikum, Madam Inspiration para sa aming lahat. Shukran. Happy na po, opo. So, una-una, halos maluha-luha kami nung nakatanggap kami ng invitation dahil parang natugunan yung matagal na naming panalangin na magkaroon ng ganitong bill na siyang tutulong doon sa kasalukuyang sitwasyon ng maraming kababaihan, particularly ng Bangsamoro, ng Barm area. Si UNIFIL Women po, isang NGO, local NGO na nakabase sa Cotabato City. May mga intervention po kami sa mga communities na kung saan laging nagkakaroon ng hindi lang ng pandemic, kundi twin disasters. Sa ngayon, napakarami, may mga babae din po doon sa evacuation center dahil kasalukuyan may mga nangyayari na rin pong bakbakan. So una po, sa ngalan ng mga babaeng bakwit, sa ngalan ng mga Bangsamoro women, salamat Madam Senator Risa. Ito po yung aming konting response. Napakaganda po ng ano, tama po yung sabi kanina na ang disaster ay hindi siya ano, hindi siya nagdi-discriminate, pero nagkakaroon ng discrimination dun sa response at saka sa coping mechanism. Like yung mga kababaihang Moro, karamihan po dyan ay dati na silang may voiceless, dati nang may culture of silence, dati nang they are inside the box of the culture. At dati nang may mga gender-based violence na nangyayari sa kanila. So sa ganitong sitwasyon, sasabayan siya ng isang pandemic at sasabayan pa siya ng isang giyera. Yung sitwasyon niya, mas lalong nalulugmok, nadudoble siya. Ngayon, pagdating dun sa response, kung hindi pa sapat at hindi pa tama yung pag-response ng kanilang kondisyon, kumbaga, yung kanilang sitwasyon is mas lalong nakakababa sa kanila. Tapos the beauty po, ang kagandahan pag itong bill na to ay naipasa, masiguro kahit papaano na merong kumbaga ma-force si local government unit na masiguro na merong gender responsive yung kanyang intervention. As sa gender equality and functional response, nakikita ko po bilang isang Maguindanaon women, mahalaga po yung participation ng women. Pero para po magawa ng isang Moro women yun, kailangan niya pong ma-empower. Holistically, siya ay dapat makapag-participate, pero kailangan niyang ma-empower. Sabi po kanina, may nagsabi kanina, prevention is better than cure. Mahalaga po yun. Kaya nakita namin, kung maitali sana natin itong bill na to, dun sa current, ang bawat LGU, meron po siyang GAD, Gender and Development na office, na kung saan meron siyang 5% na budget out doon sa ERA. Ngayon, kung titingnan po kasi natin,
sa pag-address din ng sitwasyon, hindi lang during the pandemic, kundi even before the pandemic. So, kumbaga, kung na-empower na si women even before the disaster, which is mahalaga dito, ang role ni gender and development sa bawat LGU, yung pagbibigay capacity kay women, yung pag-i-empower sa kanya, so that pag siya ay na-empower, makapag-participate, pagdating ng disaster, physically, emotionally, mentally, kahit pa paano, hindi lang man problema during disaster yung kakainin eh. Pati yung sarili mo mismo, kung baga ready ka, kahit pa paano makapagsalita ka eh. Kasi the more na silence you are, the more na kumbaga mas lalong nawawalan ka ng opportunity. So kung matay up si gender, siya yung kahit pa paano maiprepare niya yung kapwa niya agencies, yung LGU, dun sa capacity building, and at the same time, dun sa women empowerment. Tapos, susulan ko na rin po yung sabi na baka napaka nakakaluha kung tutusin itong bill na to. Baka pwede din po siyang hindi lang siya i-limit doon sa pandemic. Yung nagsabi po kanina, general disaster kagaya po dito sa Mindanao, sa BARM. Nasabay-sabay po yan eh. May gera, may lockdown pa, at saka may baha pa. Minsan yung evacuation center mismo binabaha. Minsan during the lockdown, nangyayari yung lockdown, iba question center na. So yung mga ganong twin, triple na napakaraming disaster. So kumbaga, kahit mawala man si pandemic, inshallah, after ilang taon, yung inshallah. gera dito sa amin na tuloy-tuloy, may apply itong batas na to. So napakalaking blessing po sa amin. And then, panghuli doon kay God, dahil yung culture sa amin, medyo strong yung kanyang influence doon kay women. So baka doon pa sa yung pre-disaster empowerment, leadership kay women, malaki din yung maitulong doon ni nila Muslim religious leaders para ipa-integrate na yung empowerment ni women. Nasa Islam yan. Nasa ipinag-uutos siya ng Islam. So, lastly, yung parang pagluluto po ng bibingka, apoy sa taas, apoy sa baba, yung bang parang habang pinapalakas natin si duty bearer, si local government unit, at nandyan po yung magandang bill ninyo, Madam Risa, ini-empower din si community sa ground. Piniprepare siya physically, hindi para ipabring at least in case na nandyan na si disaster. Kumbaga, merong lakas na loob si women para harapin yung ganung mga disaster. Makapagsalita siya, mahanap niya, kanino ba ako lalapit? Anong right meron ako? Kanino ko ba ito i-claim? So pagsabay yung dalawa na yan, and then nandito si non-government organization, pwede kami nasa gitna, nandyan kami sa mag-facilitate. Kumbaga change agent siya, mag-facilitate doon sa between the two. So mabuti nandiyan si UNFPA at ibang mga funding partner ni UNIFIL Women, si Oxfam, at kahit pa paano kumbaga nakakapagtulungan kami si local NGO at si international funding, plus po kayo na mga inspiration namin na nasa Senate na nagpupurso ng ganitong mga bill. Kailangan po talaga ito, Madam Senator, ng kababaihang Bangsamoro. Kaya kami, sa ngalan ni UNIFIL Women, sa ngalan ng napakaraming Bangsamoro Women in the Evacuation Center, 100% po susuporta kami sa bill na to. And pinapaabot ko na po ang pasasalamat. Na po namin ito, panghuli na po. Medyo meron na kaming sa kanila, nung nasa Evacuation Center kami kahapon, na-mention na namin na may ganitong bill. Yung isang women doon, sabi niya, inshallah, sana po pasayang kasi ito na yung pugo na unti-unti tayo ma-empower. So, at salamat po Madam Risa doon sa Bill 1373, yung prohibiting child marriage. Malaking tulong din po yun. Sana papasa din po. Thank you so much. Inshallah. Maraming salamat sa iyo, Akrima, Miss Akrima, Sukran, at kayo rin ay blessing sa aming komite. Maraming salamat, Sukran, sa UNIFIL, sa tulong ninyo na ma-interview namin sina Ms. Omaima,
doon po sa ating inquiry tungkol sa trafficking of women and girls sa Syria. So maraming salamat, Ms. Akrima. Ingat po and kita po tayo ulit, no? Inshallah. Thank you po. Anytime po. Kailangan nyo kami, andito lang kami. Thank you so much. Ngayon naman po mula sa Plan International, pakinggan po natin si Ms. Jing. Magandang tanghali sa lahat po. Magandang tanghali po. Senator Riz, sa lahat po nang nandito sa napakahalagang hearing na ito, no? Last po tayong nakita September at ito na, no? Maraming naluluha. Kami kinikilig, no, dito sa bill na ito. At ano, no, kasabay nito yung question din ng mga kabataang kababaihan na nag-uusap about child marriage and OSEC. Kasama natin sila sa advocacy na ito. Nagsabito po kami ng statement kaninang umaga sa CONSEC. Mm-hmm. Full support po kami sa SB 2088. Nabasa namin ng buo at masasabi namin na tinutugunan nito yung marami sa mga issues and concerns at recommendations na nandun po sa Silayan na pinagtulungang gawin ng 27 organizations na nandito rin, no, sa hearing na ito. So ito po yung produkto natin. Babanggitin ko din po yung isa pang research, yung Through Her Lens, kung saan kinonsulta natin ng 1,200 girls and young women, no, sa impact sa kanila ng pandemic. I-share din po namin yung report. Although na-share yata namin nung September din. No? Natutuwa po kami sa pagtatampok ng approaches na survivor-centered, human rights-based, community-based, at yun pong mga prinsipyo ng intersectionality, yung humanitarian principle ng do no harm, at yung CRC commitment natin na in the best interest of the child. So, ang masaya po kami dito, no? We would like to highlight yung ilang recommendation na lang po from the perspective of agencies like us na work closely with children and young people, male, female, and the LGBTQ population, no? Yung isa pong recommendation, yung gender-informed na situation analysis sa local, it should become a key feature of contingency plans, business continuity plans, preparedness and response plans. No? So, hindi lang po macro na gender analysis, kundi po highly contextual na gender analysis sa baba. Tapos, alam naman natin, San Lisa, no, yung trafficking, sexual abuse and exploitation, patuloy pa rin, hindi naman tumigil, lalo pang umigting. So, sana po ma-enhance yung capacities ng agencies and communities to respond to commercial and online SEA of girls, boys, and young women and men. Ganun din po sa preventing child marriage, no, citing and linking provisions in SB. Yun din yung pong bill din, no? SB 1373, Girls Not Brides Act. Na ngayon din ay nag-uumpisa na rin ng hearing sa Kongreso. So, within the week din, no, nag-uumpisa yung hearing sa Kongreso. So, tuloy-tuloy yun. No? Yung urgency po ng resources to strengthen the capacities of service providers along the referral pathways. Sinabi na rin yun ng marami kanina. To ensure na yun pong prinsipyo na sinabi natin kanina ay masabuhay. Support din po, ito po parang wala masyado nagbanggit, no, information management system. Sa review, after action review ng humanitarian country team, no, ang madami issues sa data. Because sana magamit ng key actors to share, no, and make use of data to inform our actions. So marami pa pong butas sa datos. Sabi kanina, parang hindi ganun ka-useful yung task force kasi baka ad hoc. Pero kung ano man po yung merong mekanismo sa baba na nandun ang PCW o iba pang representative na CHR at kababaihan, sana po matuloy para mapaigting pa ang coordination at complementation sa baba. Tapos, finally po, no, halos lahat sinasabi, participation. So kami po sa plan, yung participation and engagement po ng young women and men. Kasi they have so much capacity to learn, no, and to contribute. Yes. Sila po, sila na talaga yung magmamana ng ating ng ating sinisimulang mga responses. Hindi po pwedeng maghintay na tumanda sila bago sila matuto, no, kundi ngayon pa lang. At sinasabi nila sa research na marami silang pwedeng ma-contribute. Sabi nga ni Aling Chit kanina, no, sa elderly, ganun din po sa kabataan. So marami po sa recons namin ay operational concerns, no? But these are what will make the principles come alive for the vulnerable and excluded, especially girls and women. So yun
yung spirit of the bill ay nasa operations talaga. So, yun lang man po at masaya po kami at full support, San Lisa. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ms. Jing. And colleagues, ngayon, bago ko tawagin yung huling tatlong CSOs natin, pagbigyan ko yung UN High Commissioner on Refugees makapagbigay ng kanilang brief statement ng pagsuporta sa panukala natin. So, for UNHCR, we will hear from... Sorry? Ms. Ariel. Okay. Yes, Ms. Ariel. Isang mapagpalayang at makababaing umaga. Tanghali na po. hello po, Senator Risa, Senator Cynthia, and all our very much esteemed colleagues. Thank you so much for this opportunity to be part of this very positive development. And we'll just keep it short and simple. No? As you may know, UNHCR is supporting the government for our refugees, asylum seekers, stateless persons, and IDPs. And we are also a member of the UN and gender theme group, which of course is spearheaded by UN Women. So we are very much appreciative of the opportunity to also support in the drafting of the Senate Bill 2088. And we want to emphasize that the legislative intent of the bill, no, we support it as it ensures that no girl or woman, including those who are persons of concern, are not left behind. So yung continued inclusion po ng ganitong mga babae, lalo na po as they are facing a persecution or running from conflict and emergencies, they face specific vulnerabilities which are further exacerbated, as mentioned na po by our other partners, by the pandemic. And full recovery of this country, you know, would really rest on the principle, as mentioned by Ms. Charisse from UN Women, of leaving really no one behind and leaving no woman behind, since especially that the pandemic does not discriminate on one's status or nationality or where they come from. And of course, the Philippines is, this would really be in line with the Philippines' commitments and obligations, sa conventions on refugees and statelessness, the guiding principles on internal displacement, the Philippine Development Plan, its pledges, even the Magna Carta of Women, in fact, and other frameworks. And we just want to highlight and respond to some of the points mentioned by some of the partners here today on empowering women. Sama Bajaus, one of the populations at risk of statelessness due to non-registration of birth, is really capacitating them and encouraging them to volunteer to disseminate COVID-19 materials in Sinama, which is in their language. So having that perspective of culture-sensitive, gender-sensitive, age-sensitive endeavors and initiatives and interventions, which is also outlined in this bill, would really help our women, especially those who are persons of concern. And it's on the context of migration po, no, I believe in the previous meetings we shared on the plight of OFW women and their children, we have developed po the Surge Project, which has an analysis of the different Middle Eastern countries and how this affect OFW women. And it highlights also yung mga developments, especially in the pandemic, which we could also share with the committee and other stakeholders. Yes, and please. Siguro po, lastly na po, so I don't take much of your time, we just want to assure the committee and all the stakeholders present, and of course our sister agencies, including UN Women, that we will ensure a gender-responsive and sensitive approach, especially also in line with the UN socio-economic and peace-building framework and our very own age, gender, and diversity policy, which of course we emphasize putting people first and drawing on the rich experiences of these individuals as a means of empowering them and informing them on matters that concern them. And lastly, we want to assure of our continued technical support to this endeavor and enhancing the framework for our persons of concern. That's all po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat din, Ms. Ariel. It's good to have you with us again in our hearing. And so now let's hear from
our resource person sa Oxfam, who is Ms. April Ann, Head of Policy. Magandang tanghali po, Senator Riza. Apo, at sa lahat po ng ating mga kasama po dito ngayon. In May 2020 po, Oxfam Pilipinas, together with 26 organizations, marami po sila sa kanila ay nandito rin po ngayon, gaya po ng UNFPA at PLAN, conducted a COVID-19 Rapid Gender Assessment or RGA survey among 950 respondents from urban, poor, and rural communities across 6 regions in the Philippines. Sa 6 na pong OFWs na bumalik na bansa na aming na-survey, 82% o 82% ay mga kababaihan at marami sa kanila ang nagsabi na nakatanggap sila ng ayuda o government cash support, ngunit hindi ito sapat. Sa parehong RGA survey, lumalabas din na ang mga kababaihan at mga batang babae, lalong-lalo na po yung mga solo, young, poor peace beneficiary mothers, ay nakaranas din ng matinding hirap itong pandemya dahil sa karagdagang oras na nilalaan nila sa mga gawaing bahay, gaya ng pangangalaga sa mga bata, may sakit at nakatatanda. Ito rin po yung lumalabas sa Time to Care Research ng Oxfam, gayon din ng ilang project learning reports kasama po ng aming mga partner organizations. Ang mga kababaihan at batang babae ang pinaka-apektado kapag mayroong health emergencies at humanitarian crisis. Lalo na po kung patong-patong yung krisis, gaya nga po nung nabanggit kanina ng UNIFIL na nararanasan din ngayon ng ating mga kababayan sa Maguindanao na apektado rin po ng gyera. Sa mga lugar rin po na ito nabanggit at na-report sa amin na ang mga na partner po namin mula dito sa may Creating Spaces Project sa Lanao del Sur at Maguindanao, yung ang pagtaas ng insidente ng child early at forced marriages sa mga evacuation centers mula nang mag-umpisa ang quarantine. Kaya maraming salamat po, Senator Riza, no, for championing this bill at the Senate. At sana po tuluyan na nga rin po itong maig sa batas. At ilan lamang po ito, no, sa mga datos na nakalakip po dun sa aming position paper na aming isinumite. Patuwang po ang mga partner organizations at ang mga kababaihan at batang babae na kasama po namin sa adhikain na ito. We are respectfully urging this committee to integrate a gender perspective in response plans that do not reinforce discrimination or enable violence to thrive, to ensure the availability of comprehensive sexual and reproductive health commodities and services that could be easily accessed by women and girls in a very timely manner, to strengthen referral pathways and community care services for survivors of gender-based violence, and to develop programs and advocacy campaigns that will recognize that care work is real work, no, provide services that will reduce the unpaid care and domestic work burdens by women, and to enable redistribution of this unpaid care work to other members of the family, especially po sa mga kalalakihan. A better normal po can only be achieved when the most affected people and communities, our women and girls in the marginalized sectors, are at the heart and start of all decisions, no, and response actions that affect them. Muli po, maraming salamat po, Senator Riza, and to all the senators who are here today and those who are watching online. Salamat po. Maraming salamat din po, Ms. April. At pahingi rin pala ng, kung wala pa ang komite, no, kopya ng Creating Spaces Project. All right. Salamat, Ms. April. Now let's hear from our resource person from the Women's Legal and Human Rights Bureau, Ms. Claire. Andito. Hi. Yes. Okay. Hi. So, maraming salamat po, no, sa pag-imbita sa amin. Jalen, our executive director, sends her regrets dahil she can't attend today as she has prior engagement. But nonetheless, I would like to express po, no, WLB's support for this legislative initiative. We think that it's about time that we have this kind of legislation kasi syempre sa base na rin sa experiences namin at sa partner community women's organization namin, napapansin natin na sa gitna talaga po ng crisis, whether a public health crisis like this or natural calamities, nagiging knee-jerk response yung pagsantabi sa usapin ng VAWG, Violence Against Women and Girls, in favor sa halimbawa sa konteksto natin ngayon sa pag-enforce ng mga lockdown protocol. So
we would just like to affirm din no yung mga nabanggit na rin naman kanina, especially doon po sa pag-strengthen ng referral mechanisms on gender-based violence. Kasi po nakikita natin na isa itong konkretong paraan to address this trivialization of women's and girls' issues, particularly on VAW. Doon naman po kanina no sa nabanggit na usapin on a bottleneck, no? Siguro in relation din sa referral mechanism natin, nabanggit kanina ng isang resource person natin on restructuring, and it crossed my mind po no na kaakibat na usapin dito ay yung pagkakaroon ng insufficient staff. I'm not sure if this was already elaborated kanina, no, but this is very evident on the ground, and we hope na isa ito sa mga ma-address sa bill siguro by mandating that each agency has assigned alternates doon sa mga naka-assign na nila na frontline service provider in case of their incapacity. Kasi may recent experience po kami with a distressed woman migrant worker in Riyadh. We're assisting her in her request for an immediate repatriation, and we advised her family to file a welfare case in OWA para ma-start yung endorsement process to Polo, only to find out nung finalo up namin na when they called the office, wala daw magre-receive because naka-quarantine yung frontline service provider. So we want to avoid those kinds of scenarios in the future, no, especially na mukhang itong ang pandemic na to ay will stay with us for couple of years siguro. So but at its core po, no, we hope na makita natin dito by yun nga paglalatag ng klarong referral mechanism and alternate service frontline service providers, we hope na makita natin dito na how we can operationalize really yung prinsipyo ng every door is the right door, which we think is very crucial sa context po ng mga crisis like this public health crisis where accessibility can be a luxury for some po, no? So sa paglalatag ng klarong referral pathway, makita natin or at least may alam yung ating mga victim survivors or yung mga sino mag-a-access na kahit saang ahensya sila lumapit ay siguradong may tugon at suporta silang makukuha, hindi yung parang ipapasa-pasa na lang din sila sa ibang ahensya. And just to add po, no, so sa na-raise din po kanina na usaping exclusion on welfare services, particularly po on women migrant workers, dahil pansin po namin noong nag-data gathering kami sa early early days po, early phase ng ating pandemic response, nasa punto de vista nila, especially po sa mga long-time returnees na migrant domestic workers natin, they were at a limbo during the identification of eligible beneficiaries of financial assistance. Kasi they're ineligible na sa DOLE ACAP dahil nga matagal na sila namang naka-OWA, hindi naman sila nawala ng trabaho dahil sa pandemic. And yet, di rin naman sila sinasama sa SAP, sa pag-survey po ng barangay, dahil nga identified sila as dating migrant workers, and there's a connotation na mas maalwa na yung buhay nila. But the reality is, karamihan sa kanila pa rin, especially po sa hanay ng mga former domestic workers natin, ay nasa low-income group pa rin. And in fact, nasa karamihan din sa kanila ay nasa informal economy. At least doon po sa natanungan natin na community sa Talisay City, Negros Occidental. So ang nangyayari, parang they still resort to loans on top of the loans na binabayaran pa siguro nila na na-incur nila noon para lang makapagtrabaho abroad. So parang nakita natin dito na kahit siguro anong financial literacy seminars na daluhan nila ay hindi ito enough, dahil yung mga istruktura po natin mismo ay hindi nag-a-allow sa kanila, no, towards an improved way of life. And so we hope na we can remedy this situation in this bill po, na by mandating siguro the social amelioration policies during pandemic crisis are data-driven and evidence-based, of course, ano po, with a gender and intersectional lens. So, ito pong mga na-share natin ay experiences lang din po, no, ng women migrant workers. We have also published in our website a two-part analysis on the gendered impact of COVID-19. Mula po sa mga distinct experiences ng kababaihan from other marginalized groups like IP women, rural women, elderly women, girl children po, no, although spanning from the early
phase nga po ng ating pandemic response. So we have gathered these stories in partnership po ng community women's, partner community women's organizations natin in Zambales, Marikina City, Quezon Province, Talisay City, Negros Occidental, and Samar. And we'll be happy to share this naman po and our other comments on specific provisions din po to our legislators and the DWG. So yun lang po and thank you po. Maraming salamat, Ms. Claire. Yes, abangan po namin yung kopya ng komite ng inyong two-part analysis. Ang ganda po nung sinabi niyong every door is the right door. Nandito naman si Ms. Jocelyn ng OWA. Baka Ms. Claire, pwede niyong pagtulungang i-pick up ulit yung kaso nung kababayan, yung kabaro natin sa Riyadh, no? And then, last but not the least, ano ba ito? Meron kayong nasabi that really struck me. Ah, yung insight nyo na kapag may mga kabaro tayo na who fall through the cracks ng mga time-bound na social protection programs, no? Hindi na sila bagong OFW na umuwi, pero hindi na rin sila OFW na may mas malakas na income stream. Papaano yung social protection programs natin na dapat nagtatagni-tagni para saluhin lahat? So muli maraming salamat, Ms. Claire. And last but yes, not the least, pakinggan po natin yung ating resource person mula sa United Nations Population Fund. The last but always not the least, si Ms. Maria Amy. Si Ms. Amy. Hello, mainit na summer na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat, Senator Risa, for this invitation and for your leadership, no, on this very important policy initiative. Nakikiisa po ang UNFPA sa mga kasama natin ngayon sa pagsuporta ng SB 2088. Gusto ko nga po i-like at i-thumbs up ang lahat ng mga sabi ng mga tao because this is such a comprehensive gender responsive approach to COVID-19 pandemic management. Ang ifo-focus ko po na karagdagang statements ay sa vaccine rollout kasi sa tingin po napaka-critical na phase ito ngayon at natural progression na rin doon sa rapid gender analysis na ginawa namin. At katulad po ng sinabi ni Attorney Glenda, right now, ang may malaking need sa capacity building ay ating mga LGUs, no? They have all the responsibility of mainstreaming gender into these interventions, pero very little resources and additional human staffing. So, we joined up with a consortium of agencies, kasama na po namin dyan ng Commission of Human Rights, USAID, WHO, and the Philippine Disaster for Resilience Foundation sa isang toolbox for LGUs on mainstreaming gender equity into the vaccination. And we have a lot of remedies, pero tatlo po ang ididiin ko lang ngayon. Bunga ito sa mga conversations that we've been having with local governments on what is emerging as promising gender equity practices sa vaccination rollout. And I'm going to reference Dinagat Islands Governor Arlene Bagaw a lot because I had such a rich discussion with her. Yung una-una po dito, yung emphasis on sex and age disaggregated data. What we measure matters. At kung hindi natin binibilang yung ilang our outreach strategies are, no? Mm-hmm. And we already collect the data, but we don't require the public reporting. And I think that is an important intervention that can be maybe emphasized as well in the bill. Because, for example, we know that 1.29 million people have been vaccinated. We don't know, though, in what class. We don't know whether it's more women or more men. Globally, we know that more men are being vaccinated and that women are more hesitant. Parang 30%, no? Sa datos ng galang ata, 16% lang ang nakita nila who are willing to be vaccinated. This vaccination hesitation is gendered. May mga babae na dahil na-target tayo in previous vaccine campaigns, whether it was HPV or Dengvax siya, mas malaki ang takot natin. So kailangan nating aralin ano ang kailangan marin ng mga babae para tumaas yung confidence nila sa ating mga vaccines. And kanino nila kailangan marinig? Kasi usually akala natin porque nilagyan natin ang babaeng picture, maiintindihan o paniniwalaan na natin. So I think we need to understand that. I can understand why there is some hesitation mula sa mga LGUs
in disclosing publicly the information, because it can often, of course, lead to stronger accountability and then scrutiny, no? Pero importante din na we have a trusting environment na we can really understand how these efforts are working, sino pa ang kailangan nating puntahan, and then ano yung mga strategies that will proactively find them. Ang naririnig naming best practices ngayon, yung may manual assistance, no, sa mga offline na constituents natin. O kaya yung mga naga house to house na pagpapakuna, may mobile units pa sila. Yung iba rin nag multiple convenient locations, multiple schedules paggabi, kasi alam natin na minsan ang mga nanay hindi makakalabas hanggat tapos na ang schools. And then also people the language that we use to communicate information, yung may pangtiin yung ginagamit nating language, no, to provide information. Sa Dinagat, they used shuttles to transport folks from the coastal to the centers dahil may problema sila sa cold storage. So importante talaga na makakarating sila, pero alam naman natin tumitriple na ang tricycle and jeepney cost, no? So hindi talaga magiging barrier talaga ang transportation. Ang isa rin na narinig namin loud and clear from Governor Arlene is that putting women in charge is important. In fact, naglagay siya ng 30% gender quota in any agency or CSO receiving public funding. Ang kanyang provincial health officer, ang kanyang DRRM officer, ang provincial administrator niya ay lahat babae o kaya mga LGBTI individuals. And sabi niya, having those women in decision-making positions means walang debate when they're trying to allocate budgets for providing childcare, removing barriers, providing transportation, naiintindihan na kagad ng mga tao, no, ng mga babae, kasi nararanasan nila yung mga barriers na yon. And so I think I want to also second what Jing was saying about how we need to give women and young women, no, exercises in leadership para matuto sila in being able to engage in governance. And then our last point is siguro around sexual exploitation and abuse. We have to assume that every woman is at risk for GBV and sexual exploitation and abuse. One of our partners, Katwap, who also gave powerful testimony today, nag-report sa amin that there are 13-year-olds who are being coerced into sex for bags of rice, no, during this pandemic. We have to assume that there are people who are acting with impunity and are exploiting vulnerable people and coercing them to have sex in exchange for the vaccine. We need to use every channel on our hands to warn our constituents against this. Na libre ang bakuna, hindi nila kailangan, no? To put themselves in that exploitative state to be able to access it. So we also appreciate the inclusion of the UNFPA GBVIE minimum standards that includes that we need to provide that kind of information at every vaccine site, at every vaccine modality, at every channel, no, na we communicate with our constituents. So yun po lang siguro yung tatlong puntos na ididiin namin. Again, maraming salamat, and UNFPA Philippines strongly commits to supporting this policy initiative and helping operationalize, no, these very important principles and provisions. Salamat, Senator. Maraming salamat, Ms. Amy, pati sa napaka instructive na case study, a best practices model sa Dinagat na pwedeng i-replicate, pwedeng i-scale up sa iba pang mga bahagi ng ating bansa. And also for the very stark warning, which is also very much about intersectionality, na huwag nating papayagan na yung ating health response ay very cynically gamitin para sa halip na ibsan or mapigilan, but to facilitate further GBV against women and girls. So maraming salamat ulit, Ms. Amy. And we have another, last but not the least, salamat. Nakahabol sila. Thank you so much for your presence, Child Protection Network. Pakinggan din po natin, colleagues, si Ms. Bernadette Madrid. Ms. Bernadette. I'm trying to unmute. Okay. There, we can hear you now. Okay.
Okay, good afternoon, everyone. Thank you for giving me this opportunity to participate in this really milestone bill. And we fully support it in all its aspects. I know we have so little time, so I want to go straight to the point. But thank you, Senator Risa. Thank you for all the seven women senators who supported this bill. Only women could think of this, actually. Yes, I won't debate you on that today. Yes. So just to say that I agree with all the suggestions that this should be not just for pandemics, but for all disasters. Knowing that the Philippines is number 3 in the world in the disaster risk index, so we always have disasters. My particular point is, of course, about violence against women and children, because that increases. It has already been proven. Our national baseline study, as well as global studies, show that during disasters, violence against women and children increase at least threefold, if not more. So we really expect that. So we, our point is that services for violence, victims of violence during this time should be insured. And so how can that be insured? Because right in the beginning of the lockdowns, for example, some WCPUs have been closed because the services have been transferred to COVID services. And even until now, in some LGUs, they don't receive reports because they said that they don't have services for victims of violence. It's closed because there is a pandemic. So we have to ensure that this does not happen. So how can that be ensured? First, I think it should be very specific in the bill to mention women and child protection units. Why? Because their positions are not guaranteed. So they are floating in the hospital such that they, depending on what is the priority, they could just be transferred to some other service, you know, because their plantilla is not organic to our woman and child protection unit. So they're, in a way, they are just really generalized service. So as if anybody who is untrained can give that service. But we know that's not true. So I think that the bill should specifically specify at least that in hospitals, it's women and children protection units so that they are not canceled. Because I think that's that terminology now. You can be erased or canceled. Mm-hmm. Yes. And that when we talk about budgets, we should not always be scrambling. Every time that there's a disaster, we are scrambling. It should already be laid out what it is, because we know we are going to have a disaster. There is no year wherein there is no disaster. There will always be one if you live in the Philippines. So it should already be part of the regular budget and not something that is extemporaneous, you know, because we know to be prepared, you know, and we know this will happen. So actually, those are just my points, that the services for victims of violence are permanent, you know, and it's specifically stated, and that they have also a permanent budget, and it's not just ad hoc. So thank you very much. Thank you very much also, Ms. Bernadette. Maraming salamat sa lahat, no, sa bawat isa sa inyo. Perhaps in closing, no, maganda po talaga yung sinabi ng UN Women kanina that COVID-19 indeed does not discriminate, but the strategies and responses to mitigate it can. And in many cases, these strategies do. Mula sa tila simpleng issue ng mga solo parents na hindi makapunta sa vaccine center dahil walang magbabantay ng anak, hanggang sa mga iba't ibang uri ng karanasan na kinakaharap ng mga nakatatanda, manggagawa, women with disabilities, at LGBTQ women na kababaihan nga, mula sa mga conflict areas sa BARM, hanggang sa mga OFW shelters sa iba't ibang mga bansa.
the burdens of us women are multiple and heavy. Mabigat ang pasanin, malalim ang mga sugat. It's my hope, and I know, I am sure, I am joined by the other women senators of the 18th Congress that this bill will lighten these burdens and help assuage these pains, heal these wounds sa ating sama-samang pagkilos, mga kasama. Your inputs, dear resource persons, are all deeply appreciated. And the committee looks forward also to your position papers. Salamat sa ibang nag-post na rin sa chat ng mga napakahalagang mga pag-aaral at ulat ninyo. We will inform you, dear colleagues, if and when we will call for a technical working group. I thank my colleague Sen. Cynthia not only for providing a quorum but for her and her LEG staff monitoring the whole hearing until now. So, dear colleagues, this committee hearing is adjourned. Marami pong salamat. Ingat po and stay healthy. Mabuhay po kayo. Maraming salamat.